public ang pinagkukuha mong pera sa kanila. Ina-promise na sila ang papanalunin mo. Sasama sila sa akin. Nasisigaw na ikaw ay isang manloloko, magnanakaw na opisyal. Kurap na ang bayan, huwag mahintulutan. 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 Ang nangunguna ngayon sa loto na yan, ang kumpanyang Pacific Online. Siya yung may-ari ng machine na ginagamit ngayon ng PCSO. Nung kapanahunan namin, isa ako na humaharang dyan na hindi makapasok sa PCSO dahil alam namin na hindi tama ilagay yan sa ahensya ng Charity Sweepstakes. Ngayon, sila ang namamayagpag, kaagad silang nanalo sa bidding kuno-kuno, at ang nangunguna dyan ay walang iba kundi pamangkin ni Liza Araneta Marcos. Live na muli. Pasensya na kayo. Nawala po guys. Sabi ko sa inyo, di ba? Talagang nasa bahay tayo mga kaibigan. Pero balik na po tayo guys. Asa na sila? Asa na? Balik na kayo dito? Ang STL na lang ang medyo may credibility. Pero ang mga may-ari na niyan ngayon, sabi ko nga kanina, congressman, gobernador, mayor, sila ang pinanalo nitong si Melquiades Robles at nakalimutan niya na yung pinagkukuhaan niya ng pera, kaliwa, kanan, harapan, likuran. Isauli mo, Robles. Isauli mo, makakarma ka niyan. PCSO man! Gusto ko lang ipaalam kay Liza Araneta Marcos. Ako, yun na. Kung magagalit ka sa akin, so be it. Hindi ako natatakot sa inyo. Dahil ako bilang as a former director of the Philippine Charity Sweepstakes Office, alam ko ang nangyayari sa loob. Alam ko din kung sino yung Pacific Online na linagay nyo dyan. 4 years yan na lumaban ng bidding. Hindi hinaharang ng hinaharang namin yan. Ngayon, lalo ka Robles, mahilig kang magpapatay. Balik na guys, balik. Akala nyo, o akala mo, may takot ako sa'yo? Ni Katiting, wala akong takot sa'yo. Hindi kami takot! 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 Hindi ako miyembro ng Senado na kaya niyong ganyan-ganyan ng pera niyo. Yung pera niyo galing sa 20 pesos ng mga maliliit na kababayan natin na nag-aspire maging milyonaryo, na hindi na mangyayari yon. Dahil kayo mismo ang humahalon ng pera
ng mga mahihirap. PCSO Manloloko! PCSO Manloloko! PCSO Manloloko! PCSO Manloloko! Now, Melquiades Robles. Nako, nako, nako. Kung si Maharlika pinupuntahan nyo at gusto nyong ipakatay. Ako nandito sa Pilipinas at ito pakikinggan ng pulisya at ng Armed Forces of the Philippines. Pag may mangyari sa akin, kayo, ikaw, Melquiades at Liza Araneta Marcos ang mananagot at si Martin Romualdez. Ano ang sigaw ng bayan? Ang tao, ang bayan, hindi magagabi. 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 Kaya, eto, blatter ko na rin at the same time dito sa Philippine National Police sa Manila na kung may mangyari sa akin, kayong tatlo lang ang pwedeng hanapan ng bayan at ng familia ko. Kaya wag na wag ka, Robles. Marami pa akong bala sa'yo. Iisa-isahin ko yan. Sina-challenge kita. I'm challenge you, Melquiades Robles. Kasama ng amo mo. Ipatawag niyo ako kahit saan. Pupunta ako. Basta tayo-tayo lang. Walang mga security. Tayo lang, haharap ako sa inyo. At iisa-isahin ko sa mukha niyo ang pandurugas niyo sa sambayan ng Pilipino. Mel Robles! Mandurugas! Mel Robles! Mandurugas! Mel Robles! Mandurugas! Mel Robles! Mandurugas! Ang mga lotto operators na naghihikahos, tinanggalan nyo ng mga frankisa dahil dyan sa Pacific Online. Ilang familia ang ginuto mo, Robles, dahil sa katakawan mo sa pera. At ang iyang pera na yan, naggaling sa mga maliliit na tao, ibinibigay mo sa mga malalaking tiyan dyan sa Malacanang. Magnanakaw! Kung naalala nyo noon sa Senado, umamin siya kay Senator Tulfo na totoo yung nilabas niya na picture o ng mukha ng winner ay hindi naman talaga winner. Kasi ang sagot niya, dinedepensahan din lang daw niya o pinoproteksyonan niya ang mga winning ticket holders. Mr. Robles, nung kapanahonan namin, ako ilang beses ako nagbibigay ng cheque sa mga winning
lotto tickets. Hindi naman namin tinatakpan ng mukha. Iyon nga lang, hindi naman pwede namin ibigay ang pangalan. Totoo yun, protection. Pero, kinukunan namin ng mismong PCSO ang mukha ng tunay na winner. At sinasamahan namin dun sa baba, sa land bank, para mag-open ng account. Na ang bibigay lang, ang kukunin lang nila, let's say, nanalo ng 40 milyones, bibigyan, in-advise namin na mag-cash ka lang ng 2 million at yung lahat, ilagay mo sa banko, pagdating mo kung saan ka mang probinsya, doon mo na i-withdraw. Ikaw, naglabas ka sa media. Hindi naman tunay na winner. You're protecting the identity of the winner. That's bullshit. No. Malinan. Hindi ganyan, Robles. Ang totoo niyan, ang tunay na nanalo nung Disyembre ng dalawang ilang milyones yun, kayo-kayo. PCSO Bogus na Lobo. PCSO Bogus na Lobo. Bogus! Bogus! PCSO Bogus na Lobo. PCSO Bogus na Lobo. Now, I'm challenging you, Mr. Melquiades Robles, to face me in the Senate. At buon manglalaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo, dahil ako, hindi ako magpapa-executive session. Kung ano ang batak ng bibig ko, ilalabas ko sa Senado. Ngayon, hindi mo din ako kayang bayaran. At hindi mo rin ako kayang takutin. Ilagay mo sa tuktok mo, Robles, at ng amo mong si Liza Araneta Marcos, you have all the power right now. Pero pare-pareho lang tayo. Isang bala. Hindi kayo kumakain ng bala. Hindi rin ako kumakain ng bala. Pare-pareha tayo, bigas ang kinakain. Yes! Pero kung gusto mo talaga, kasi hindi ko naman ikaw kilala personal, nakikita ko lang yung itsura mo. Yung itsura mo pa lang, itsura na ng goods. Yung itsura mo pa lang, hindi ka itsurang GM ng PCSO. Yung mukha mo palang nagdigilig-digilig-digilig dyan, ang dami mo ng pera, ipaayos mo muna parang maging gwapo ka. Mel Robles, magnanakaw! Mel Robles, magnanakaw! Mel Robles, hindi kita titigilan. Ano ito? Kung sa ano ay iisa-isahin ko lang, hindi ko ibubuljak ngayon. Iisa-isahin ko para hindi tumigil yung tililing mo makinig ng yung boses ni Sandra Cam. Ipagtanong mo ako diyan sa PCSO kung paano ko inilaban ang mga empleyado. Lahat, pati yung rank and file. I earned the ire of our GM dahil sa to the max ang aking pagdepensa sa mga empleyado na pinagtatanggalan ng kung ano-ano. Ngayon, Mr. Robles,
uulitin ko ulit na manawagan sa buong Pilipinas na please, yung 20 pesos nyo na itataya, ibili nyo na lang ng bigas, ipakain nyo na lang sa pamilya nyo. Wag na wag nyong tataya habang si Robles ang general manager ng PCSO at ang administrasyong ito. Wala nang tataya! 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 Ngayon, before I came here, I received a text from PCSO employees. Ang sabi daw ni Robles, sira ulo yung Sandrakam na yan. Bakit pinatitigil na magtaya ng loto na mawawalan ng ayuda ang PCSO sa mga may hirap? Gulgul mo! Ang binibigay nyo is only 1,500. Saan mapupunta yung 1,500? Kinakapital mo, Robles, Melquiades, corrupt official, ang mga may hirap na huwag sumunod sa akin dahil ang charity funds ng PCSO will be depleted. Ikaw ang dapat gulgulin dahil ang pera na para sa charity funds, binubulsa nyo, pare-pareho kayong magkaamo. Kapal ng mukha! 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 Ito pa, nalaman ko rin kanina na ang mga ang chairman, which is Chairman Kuwa, and the other board of directors there, which I really don't know, ay hindi na pala nakakabigay ng sarili nilang, na kami noon, pumipirma kami ng sarili naming guarantee letter. Kaya mabilis ang proseso ng mga guarantee letters namin noon. Ngayon, wala na dahil gin-centralize mo, Robles, lahat ng issuance ng guarantee letter, you don't allow even the chairman and the other board of directors to sign. Dadaan na dadaan sa'yo. Centralize ang corruption mo. Na hindi dapat. Kaya, Mr. Robles, katiting pa lang itong isinasalubong sa wallet ko ngayon. Paisa-isa kita. Hanggat hindi tayo magkita personal. Gusto kong magkita tayo dahil gusto ko sa mukha mo. Sa mukha mo, ilalabas ko lahat ang dokumentong hawak ko. Again, I'm not a senator. I'm not a congressman na kaya mo bayaran. Uulitin ko, kahit mag-deal ako ng asin dahil galing din ako sa hirap, never nyo ako mabibili. Yes! So uulitin ko ulit, bago na naman ako, may isi-share ako sa inyo ngayon na napakasakit. Diba sabi ko sa inyo, galing ako sa aking probinsya sa Masbate. Hindi ko alam na ang aming probinsya ay puno na rin ng droga. Naku! At 10-year-old, ha? 10-year-old na bata, nagdi-deliver ng shabu. Ang nanay ngayon nakakulong. Okay? Sa city, Masbate City, sa pier, a 14-year-old may dala-dala ding shabu sa pier.
delivery papunta sa isang sasakyan doon sa dagat. Ang ibig sabihin, ang droga ay talagang grabe na. May nakapagsabi nga sa akin na yung isang taxi driver kahapon may naisakay. Nagpaikot-ikot dyan sa Pandakan. Pagbalik, at sabi sa driver, bye, antay ka lang. Pagbalik, nagpahatid na naman kung saan man siyang impyerno ihahatid. Alam mo kung anong binayad sa taxi driver? One sachet of shabu. Dahil hindi daw, wala daw siyang cash, kaya shabu na lang ang ibinigay niya sa driver. Which ang driver nanginginig, hindi tinanggap yung shabu na yan. Ngayon, President Bongbong Marcos. President Bongbong Marcos, saan na yung sasabihin mo kamay na bakal para sa droga? Naglilipana na ang droga dito sa Pilipinas. Ito lang ikot natin, dito lang sa paligid na to, marami dyan na mga bangag, lalo sa gabi, marami ditong bangag. Bakit hindi mo yan ipadakip? Umag-aantay ka na ikaw ang dakpin. Kanta ni Sandra Cam! Yeah! Go, go, go! Nung kapanahunan ni Pangulong Duterte, lahat takot. Takot lahat pagdating sa droga na yan. Ngayon, wala nang pakialam ang tao. Napakamura ng droga ngayon. Dahil ang namumuno ay walang pakialam sa mga sa taong bayan kung saan pupunta. Ang droga ay nakakasira ng ulo ng kabataan. Gusto nyo ba, mahal naming Pangulo, na ang next generation pagbaba mo ay magiging tulala at mga kling, kling, kling dahil sa droga? Mga durugista, itakwil! Mga durugista, itakwil! Mga durugista, itakwil! Mga durugista, itakwil! Ngayon, Mr. President, para sa kapakanan ng sambayanan, sa amin, na hindi kami mag-isip na kung ano yung mga chuchuchuwawa dyan ay totoo, why don't you take the challenge of President Duterte to have a drug test? Drug testing! Kami naman na mga anak mo, dahil ikaw ang Pangulo, kami ang mga anak mo, makatulog naman lang kami ng mahimbing kung sino talaga ang nagsisinungaling.
Si President Duterte ba? O ikaw ang nagsisinungaling? Magpa-drug test na yan! Basta! Drug test na yan! Drug test na yan! Drug test na yan! Drug test na yan! Yan lang po ang pakiusap ng bayan sa'yo, President Bongbong Marcos. Magsabay kayo ni President Duterte magpakuha ng drug test hindi lang sa dugo kundi pati sa buhok. Yes! Para kung totoong hindi ka talaga drug addict o dili ka na bangag ay at least kampante kami na mamamayan. At pwede mo kaming balikan. Ako kaya, ako I will accept. Kung ma-prove na hindi ka talaga bangag, hindi ka drug addict, ipakulong mo ako. Filean mo ako ng libel. Walang problema. Malayo yan sa tiyan. Okay? Malayo yan sa tiyan. Pero ang gusto namin, magkaroon ng kapayapaan ang ating bayan na malaman namin na ang namumuno sa aming pinakamamahal na Pilipinas ay hindi bangag. Bangag, yes. Bangag, bangag! Hindi ka bangag! Bangag, bangag, bangag! Bangag, bangag, bangag! Bangag, bangag, bangag! Oh, March 31 ha, ultimatum guys! Bangag, bangag, bangag! Buksa! Shout out kay Ella Carino! You can't file a libel charge against me, Mr. President, because what I'm saying is I'm just echoing what President Duterte had said in Davao prayer rally. Sinasabi ko lang ngayon dahil marami kaming nalulungkot na hindi namin malaman kung totoo ba o hindi ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Yun lang po, Mr. President. Okay? Huwag po kayong magagalit sa akin. Ako lang po. Ay, hindi naman ako nagsasalita ng walang dokumento. Hindi rin ako nagsasalita na walang ebidensya. Kaya, at any moment, pwede mo rin akong ipatawag. At sasabihin ko in front of your face kung ano yung nararamdaman ko bilang ina. Ma'am Sandra, may tanong po ang taong bayan. Kailan po daw ilalabas? Ilabas na yan! Ilabas na yan! Full boring! Ilabas na yan! Ilalabas na! Ilabas na yan! Ilabas na yan! Siyempre, wala naman akong alam yan. Hindi ko alam kung saan yung video na yan ngayon. Okay? Di, lahat naman ng intelligence nasa ating Pangulo. Dapat ngayon pa lang, sinisiksik nyo kung sinong may hawak talaga ng video na yan. Dahil ilalabas yan. Ang pagkakalam ko, ilalabas yan sa tamang panahon. Ilabas na yan! Ilabas sa tamang ilabas panahon, sabi ni Chandra Kam! Akala ko ngayon na. Ano ba yan? Chandra Kam, akala ko ngayon na. Ilabas na ngayon! Ilabas na yan! Ayan. Andito na ang kaibigan ko, si Atty. Glenn Chong. Kaya, siyang susunod yata sa akin. So, again, I'm challenging GM Melquiades Robles to face me in the Senate or anywhere. Dahil hindi ako senador na pwede niyong danggilin ng pera niyo. Yung pera niyo na idadanggil sa akin, ipapakain ko yan sa bunganga mo. Okay?
mga kababayan, nandito na po ang next speaker natin. Ayoko nang magtagal dahil darating ang ating pinakamamahal na Pangulong Duterte. Pala ko, ngayon na yung video, sayang. Wala pala, hindi pala niya hawak ang video, guys. Ilalabas po ang pagkoronik yung mga kaibigan sa tamang panahon. So bago ako po bababa sa entablado, uulitin ko ang panawagan ko sa sambayan ng Pilipino na huwag na kayong tataya sa loto. Wala nang tataya! 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 Salamat po at ipagdasal natin si Pastor Kibuloy ngayon. Itong gobyernong ito, walang utang na loob. Walang utang na loob sa mga Duterte, wala ding utang na loob sa SMNI. Nang tumatakbo siya, wala ni isang platform na nagsabi sa kanya na halika at ma-interview ka namin. It was SMNI who opened everything for him. Walang utang na loob. 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 Yes. Yun lang po. At magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, ayan po si Sandra Cao, mga kaibigan. Napakaganda po ng kanyang sinabi, guys. Natin si Sandra Cao. Ilalabas po ang Polvoronic video sa tamang panahon po, mga kaibigan. Tayo kung lahat ay tumingala. Ano bang nakikita natin? Kaya ba niyang tanggalin ang ating pagkakaisa? Bilang pagtutol, patunogin natin ang ating mga pito. Oh, wala po guys ha, wala pong public video. Tayo na natin guys sa tamang panahon. Oh, wala nang tataya sa loto ha, wala nang tataya ha. Piyan nyo na yung mga kamag-anak nyo na wala nang tataya sa loto. Hanggat ang anti-Robles. O, sabihan nyo na, ha? At sa mga sandaling ito, muli nating binabati ang lahat ng mahigit 23,000 mga nanonood sa atin ngayon sa YouTube. At sa libo-libo pang mga nanonood ngayon mula sa ating mga vloggers. Ang susunod na mangungusap natin ay dating kongresista ng Biliran at isang anti-electoral fraud advocate. Ang tinutukoy natin, si Attorney Glenn Chong! Thank you, Kuya. Maupo na muna kayo. Maraming salamat. Tita Sandra, ladies and gentlemen, I beg to disagree sa sinabi po niya na si Marcos ang Pangulo ng Pilipinas. I do not recognize this man as legitimately elected by the people.
kung may hiya ka sa sarili mo bumaba ka dahil minanipopula mo ang election system noong 2022. Wala kang hiya, wala kang hiya, wala kang hiya, wala kang hiya, wala kang hiya. Ulitin ko, Marcos Jr., wala kang moral authority to lead this nation dahil minanipula ng asawa mo at ikaw ang Smartmatic election system at nandun ako nung inamin ng asawa mo na magmi-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Guys, I will take you to a journey na dinaanan ko nung mula ako naging congressman. Just quickly lang, bago pa lang akong naging abogado noon, nung pinatay po ng nakaupong gobernador, congressman, mayor, ang kanilang kalaban doon sa isla namin. Wala pong lumaban para sa kanya, si Glenn Chong lang. Kaya po, wait, tapusin muna natin yung storya. Kaya po nung tumakbo po ako, ang palagi kong sinasabi sa ating mga kababayan, nasa inyong mga kamay ang kapangyarihang mabago ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi! 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 Yeah! Alam nyo, nung nag-eleksyon, ang dami nilang pera. Wala akong pera. Ang binigay ko, sulat doon sa sample ballot ko. Sinabi ko sa aking mga kababayan, ngayon pa lang, ako'y nagpapasalamat na sa tiwalang ibibigay nyo sa akin bukas sa araw ng eleksyon. The next day, I won. Ang ibig sabihin, mga kababayan, may kapasidad ang taong bayan pumili ng tamang leader. Kaso lang, dumating si Smartmatic at nagurgur ako. Kaya noon, naging kalaban ko si Smartmatic sa loob ng 14 na taon mula 2010 hanggang 2024. Hanggang si Smartmatic ang nagurgur na disqualified, diba? Okay. Noong 2016, dinaya si Marcos. Sumigaw siya. Dinaya ako. Ako ang pinaharap nila sa mainstream at foreign media para i-explain kung paano dinaya si Marcos. Kaya mula noon, sabotahe guys. Kaya mula sabotahe. Noon, nagtrabaho ako sa kanila. Nagboluntaryo po ako sa kanila sa loob ng 6 na taon. Walang bayad kahit piso. Walang bayad ha, kahit piso. Tinatawag kami, nagpapakain sa kanilang bahay, alauna ng umaga na ako nakakauwi, pero walang bayad lahat yun. Noong 2018, nagtistigo ako sa court, sa Senado at sinabi ko, may 459 presinto na nagtatransmit na ng resulta isang araw bago ang halalan. 4 na buwan pagkatapos noon, pinatay ang aking personal aide and best friend ng 20 pulis, tinorture at grinder ang 4 na ngipin sa harap, kalahati na lang ang natira. In fairness naman sa mga Marcos, nagpadala ng bulaklak. Okay lang, walang problema. Nung nag-file na si Bongbong Marcos ng kanyang Certificate of Candidacy, tinawag ako ni Lisa Marcos. Ito ang opening line niya. Pwede bang pumunta ka sa headquarters kahit 2 beses lang isang araw? Ay, 1 linggo. Sabi ko, walang problema.
kahit araw-araw pa, pupunta ako ng headquarters. Tas ito ang next na sabi niya, magkano ibabayad ko sa'yo? Wait! Sabi ko sa kanya, di ba magkatrabaho tayo? Nang 6 na taon, wala ka namang binayad sa akin kahit piso? Ba't ako magpapabayad ngayon? Tas ito ang sabi niya, di bali na, pag nanalo tayo, gagawin kitang komisyoner ng COMELEC. Natuwa ako doon kasi malilinis na natin ang ating election system. Mapatalsik ko na si Smartmatic. Sabi niya, pagkatapos noon, gagawin kitang chairman. Okay lang, walang problema. December 10, 2021. 2 buwan pagkatapos nag-file ni Bongbong Marcos ng Certificate of Candidacy, tinexta ko ng sekretary ni Lisa Marcos. Pinapapunta ka ni Lam, Lisa Araneta Marcos. Pinapapunta ka ni Lam sa address na to. May meeting kayo ng Smartmatic. Okay? Magmi-meeting daw kami at ang Smartmatic. Akala ko ba'y kalaban natin to? Okay? Doon sa meeting na yon, walang, take note, walang representative si Sara Duterte. Ang representative na nandun sa meeting kay Lisa Marcos at si Tambi. Si Tambaloslos. Magkakunsaba na yung dalawa noon pa. Oh, nandoon ang abogado ni Tambi. Siyempre kilala ko yun. Bakit? Kasi abogado ko rin siya. So hindi ako pwedeng magkamali. Pagkatapos noon, may dalawang, paikalawang meeting. Si Cesar Flores, ang dating pinuno ng Smartmatic sa Pilipinas. Nag-video conference kami. Dahil kalaban ko si Cesar Flores at Smartmatic, sabi ng mga tauhan ni Lisa Marcos, magtago ka, magtago ka. Kasi baka hindi magsasalita pag makita ka. Ako naman, nagtago ako doon sa may sofa. O, pero kitang-kita ko, nandun si Lisa Marcos at nandun si Cesar Flores. Pangalawang meeting sa Smartmatic. Ito yung pangatlo, mas mabigat. Nang araw na yon, may meeting ako kay Lisa Marcos na kaming dalawa lang, one-on-one. Dumating tong dalawang Marites, si Hubert Guevara at si Ivan Oy. Si Hubert Guevara ginawa niyang deputy, senior deputy executive secretary. Si Ivan Oy ginawang secretary ng Department of Information and Communications Technology. Sumabay sila sa akin sa meeting. Wala naman silang kasama dun eh. Tapos nung pumasok na kami sa opisina ni Lisa Marcos, dito si Ivan Oy, si Hubert Guevara, si Ivan Oy, ako rito. Nakaharap si Lisa Marcos dito. Oh, kompleto yung drama ko, di ba? Oh. Sabi niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to be with me. Tapos labay lingon sa akin, but not you. Because they hate you so much. Ayan. Isa-isahin natin. Anong ibig sabihin ng meeting niya sa may-ari ng Smartmatic? Ay, gawin muna natin Tagalog. Pare, may pakikipagpulong ako sa may-ari ng Smartmatic. Kailangan ko ng 2 technical guys. Pero hindi ka pwede. Dahil galit na galit sila sa'yo. So ano bang pagpupulungan nila? Magdarasal ba silang 3 doon? Hindi. Bakit mo kailangan ng 2 technical guys? Tandaan nyo, yung pagbibilang ng boto, alam na yan ni Lisa Marcos. Hindi na kailangang i-explain sa kanya dahil 6 na taon na akong nag-i-explain sa kanya. So anong diskusyon ang kailanganin niya ang technical guys? Walang iba kundi paano manipulahin ang boto. Hindi pagbibilang ng boto. Dahil intindimos na ni Lisa Marcos, yung naintindihan na niya paano bibilangin ang boto. For her to need 2 technical guys, ang pag-uusapan, paano mamanipulahin ang boto. Pero hindi ikaw pwede, Glenn Chong, dahil galit na galit sila sa'yo. So ibig sabihin, sinabihan na siya ni Smartmatic, mabigat ang ating pag-uusapan technical. Pinaputol po yung audio, guys.
Pinuputol na naman yung audio, mga kaibigan. Pasensya na kayo, oh, pinuputol po sila doon. Hindi po tayo napuputol, guys, pero yung audio doon sa pinaka-rally, guys, pinuputol po, mga kaibigan. Death po, of Smartmatic. Yun ang kamiting ni Lisa Marcos. So alam nyo, hindi na ako nag-apply nung umupo na sila sa Malacanang, dahil alam ko nang binenta na ang ulo ko. Parang John the Baptist, pinugot kasi sumayaw si Salome sa harap ni Herodes. So hindi na ako nag-apply. Tumawag ang Malacanang, mag-apply ka na sa COMELEC. Tapos tatlong beses nila akong binaypas, hindi nila ako pinili. Hindi ako nagreklamo, dahil alam kong binenta ako. Tapos wala silang narinig sa akin, bumalik. Sabi nila, okay ba raw sa'yo? NTC commissioner ka. Alam nyo, mababang posisyon yon kaysa congressman. Pero tinanggap ko, dahil ang nasa isip ko, dudublihin ko yung free data ninyo. Pipersahin ko ang telco, for the same price, dapat doble yung free data na mga tao. Yun ang gusto kong mangyari. Hindi ko inisip na huhulihin ko sila sa kanilang dayaan. Yung pala, nagreklamo si Smartmatic. Pero, noong December 9, 2023, pinirmahan na ni Ngetbo. Bongit kasi ang tawag ni Lisa Marcos sa kanyang asawa. Ngetbo na lang kasi pangit din naman yung dalawa eh. So, pinirmahan ni Ngetbo yung aking appointment as NTC commissioner. Nagreklamo si COMELEC, bakit yan ang pinili ninyo? Pag siya ang commissioner ng COMELEC, hawak niya ang telco. Makikita niya ang pandaraya natin kasi dadaan sa telco yung transmission data. Ayun, binawa yung appointment ko. Tapos, wait, bumalik sila. May instruction kami kay Presidente. Pumili ka ng mga posisyon na bakante para doon ka ilagay. Sabi ko, no. Hindi na ako magpapalaro sa inyo. Tama na. Tatlong beses nyo na akong binaypas. Tapos ngayon, binigyan, binawi. Anong tingin nyo sa akin? Siguro nagkamali si Lisa Marcos. Akala niya, lahat ng Pilipino luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Not me! Yes! I'm not me! Go! Atene Grenzo! Ayan, shout out kay Glenn Pedalan, Agla, S. Afra, Romaneses Pagustan, hello po, ayan, Jovan Arcalan, Marian Polmones. Yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Kasampalin po, mga kaibigan, si Ahad. At hindi ko kailangan ang posisyon mo. Ang kailangan ko, malinis na halalan para sa sambayan ng Pilipino. Yes, anong sigaw ng bayan? Mary Ostolano, Vivian Gonzalez, Efren Infante, Quinty Brooks. Ayan. Make a love ka natin yung guys. Ang kapag po ni Attorney Glenn Chong, mga kaibigan. Alam nyo, may hawak pa silang listahan ng mga posisyon eh. Sinabi ko, hindi ko titingnan yan. Suli mo yan doon sa amo ninyo. Tapos nagtanong sila, ano bang gusto mo? Sabi ko, ito lang. Ilaglag nyo si Smartmatic publicly. Tapos i-disqualify niyo, i-blacklist niyo, quits na tayo. Hindi ko kailangan ng pera, hindi ko kailangan ng posisyon. Ilaglag mo lang si Smartmatic, quits na tayo. Tapos next meeting, hindi raw pwede magagawa ni Bongbong Marcos yon. Akala ko ba, sinabi mo dinaya ka ni Smartmatic. Sabi mo, ang binibenta ni Smartmatic ay dayaan system. Ngayon pala, ikaw na naman ang mandaraya. Sinungaling! 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 Yes! Ano si Marcos at ang asawa? Saksakan ng kasinungalingan yan. Alam nyo,
sinabi ko sa kanila, malinis ako, maayos akong pumasok sa inyo at tumulong. Kakalas ako sa inyo na malinaw ang pinag-uusapan natin. Ito, lalabas ko to. Nag-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Huwag nyo lang pakialaman ang kaso ni Richard Santillan, yung personal aid ko. Kung hindi, ilalabas ko pa. Mas matinding bomba laban kay Lisa Marcos. Pag sumabog to, hindi na niya makikita yung mukha niya. Ilabas na yan! 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 Okay, bigyan ko kayo ng clue. Alam nyo, mga kababayan, na-promise ko yan sa kanila. So kahit pa ang pangako ko ay binigay ko sa demonyo, tutuparin ko yung pangako ko. Hindi dahil demonyo siya, dahil ako to. Pinangako ko yan, paninindigan ko yan. Pero, bago ako pumunta ng Cebu at magsalita doon, pinakasuhan nila ako sa IBP para tumigil ako. Ang sabi ko kay Lisa Marcos doon sa Cebu, inunahan mo na ako. So, bigyan ko kayo ng clue. Itong babaeng ito, ang nagmamanipula ng kanyang asawa na maluklok talaga sa Malacanang. Hindi lang ang election system ng Smartmatic ang minanipula, pati institusyon ng gobyerno sa panahon na nagprotesta sila. Hindi nila ako pwedeng questionin dahil I am at the center of it all. At may ebidensya ako laban kay Lisa Marcos. Ilalabas ko to sa tamang panahon. Ilabas na yan! Okay, sige, continue. Mga kababayan, ito nga yung mga pinagsasabi rito, ha? Hindi ito galing lang sa bunganga ko. Nag-execute na ako ng sinumpaang salaysay. Pumunta talaga ako sa abogado at nanumpa doon sa aking sinalaysay. Nasa Facebook ko yan, you can download it. 15 pages na affidavit laban kay Lisa at Bongbong Marcos. Hindi ako aakyat dito sa entablado na hindi ko muna ginawa ang aking affidavit para walang lusot ang mga kalaban ng taong bayan. Yeah! So ito, ano bang nakikita ninyo na magkaparehong aspeto ng buhay ko sa ilalim ng paninilbihan sa mga Marcos na to at sa kalagayan ni Pastor Kibuloy, ni SMNI, ni Maharlika, ni Attorney Trixie Cruz, sino pa bang iba? Marami pa, di ba? Marami pa, si Pebbles. Oh. Anong sitwasyon na magkapareho kami? Mga kababayan, trinidor kami ng mag-asawang nasa Malacanang ngayon. Mga trinidor! Ulitin ko, tatlong meeting yan sa Smartmatic para masiguro na maiupo niya ang kanyang asawa sa Malacanang. Minanipula niya ang pinakamabigat na institusyon ng gobyernong ito para mailuklok niya ang kanyang asawa bilang Vice President at that time. So you see, hindi titigil si Lisa Marcos ngayon dahil nagwagi siya sa pagmamanipula ng election system natin. Hindi totoo na 31 million ang boto ni Bongbong Marcos. Ah, excuse me. Hindi pala Bongbong Marcos. Bubong Marcos. Ulitin ko. Grabe. Hindi totoong 31 million ang boto ni Bubong Marcos. Grabe. Dinagdagan yan
tulad ng sinabi ko, sa tatlong meeting na yon, walang representative si Sara Duterte. At ayaw ni Lisa Marcos kay Sara Duterte, believe me, nandun ako sa kanyang opisina. Ayaw niya kay Sara Duterte. So, sa pagitan ng dalawang mataas na, actually, ang pinakamataas na opisyal, na lehitimong pinili ng taong bayan si Sara Duterte, hindi si Marcos. Inday Sara Duterte! Bobong Marcos, grabe na. Ang bigat, no? Mabigat! Ang tindito! Grabe po si Attorney Glenn, mga kaibigan. Parang bagyo. Alam nyo, ang totoong boto ay yung kay Sara Duterte. 32 million something. Yung kay Marcos, ang estimate ko talaga nasa 24 million lang. Inangat nila para pumantay kay Sara Duterte. Dahil kung 24 million lang si Marcos, 32 million si Sara Duterte, lahat tayo, ang titingalaing leader ay si Sara Duterte. Anong sigaw ng bayan? Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Okay. So ang kaya, huwag tayong maniwala na 31 million mahigit ang boto ni Bobong Marcos. In-adjust yan ni Smartmatic. Okay. Kaya huwag tayong mag-atubiling humingi o ihingi, i-demand sa kanya na bumaba ka sa pwesto. Dahil ang kapal-kapal ng mukha ninyong mag-asawa. Tara na, guys! Ewan ko lang kung tatablan ang mga mukha nitong dalawang ito sa sigaw nating lahat. Pero, let's keep fighting. Ito. Sandali lang, hindi pa ako tapos. Sana ba? Okay. Dito tayo sa private initiative ni Lisa Marcos. Alam nyo, deep in my heart, I know na hindi nanalo si Sandro Marcos. Minanipula yan ni Smartmatic. Pero, mahal na mahal ni Lisa Marcos ang kanyang panganay dahil kamukhang kamukha niya. At gagawin niyang pangulo yan. Ang problema, hindi pa kwalipikado sa 2034 pa. Ang termino ni Marcos Jr. hanggang 2028 lang. So, ang panakibutas dyan ay si Tambi. Tambi! Actually, ang tawag ko sa kanya, hindi lang tambalos-los, pato. Kasi when he walks like a duck. Wait. Bipisado mga kaibigan, andyan na. Dumating na po guys, si Vice President Sara Duterte. Dumating na po mga kaibigan. Dumating na po si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Andiyan na po sa Liwasang Bonifacio. Yan po, sinalubong po ng mga tao, guys. At kita nyo naman, mga kaibigan, no? Sinalubong po ng mga supporters, mga kaibigan, si Vice President Sara Duterte. Ayan. Nasa venue na po, guys. Ayan, isa na Duterte, mga kaibigan, dumating na po. Masamantala po natigil po ang speech ni Attorney Glenn Chiu dahil darating na po ni Vice President Sara Duterte sa venue.
Ayan, ang dami. Yes, our new president. Yan po ang bagong presidente. Okay. Dumating yata yung pinakamamahal nating Vice President Inday Sara Duterte. Ayan po guys, Inday Sara Duterte. 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 Ayan po mga kaibigan, kunting na po si Vice President Sara Duterte sa buhas ng Bonifacio. Grabe po guys sa mga tao. Okay. Turn around muna kayo. Oh, lagi magpadayon ko. Woo! Bisaya ko. Naka-notice mo akong Tagalog gahi. It feels to be home. Yes! At any rate, unya siguro, baka mamaya magsasalita ang ating pangalawang pangulo. For me, kahit wala pang resignation si Marcos Jr., Sara Duterte is the rightful leader of this country. Yes! I repeat, Sara Duterte is the rightful, legitimate leader of this country. Yes! Not Marcos. Never Marcos. Palakpakan po natin, guys. Palakpakan po natin. Yan po ang pangpiga, no? Yan po ang susunod na pangulo. Kita niyo naman mga kaibigan, no? Tulad ng sinabi ko kanina, si Lisa Marcos, ang katuwang niya ay si Tambaloslos. Okay? Si Marcos Jr., tapos may anim na taon, 2028 to 2034, hindi pwedeng tumakbo ang kanyang anak dahil bata pa. Sa 2034 pa pwede. Pero hindi nila ibibigayan kay Sara Duterte. Dahil takot siya na hindi makaupo ang kanyang anak bilang presidente. So kaya isisingit niya si Tambaloslos sa 2028 to 2034. Okay, wait lang. Remember, he walks like a duck. Oh wait, nakatrabaho ko yan si Martin. Pareho kaming congressman noong 2010. Eto meron akong sasabihin sa inyo. Noong 2010, nalaman ko na may 10 bilyong piso na dumaan sa kay Martin Romualdez. So, humingi ako sa kanya ng pansiminto ng kalsada ko sa amin sa Biliran. 525 million pesos yun, sabi ni Martin. Huwag mong ibigay sa akin sa session hall. So mga kababayan, para kami mga magnanakaw, nagtago sa likod ng main door ng session hall, binigay ko sa kanya yung request for 525 million pesos. 2 years later, nalaman ko na lang na na-release pala ang 525 million pero walang kalsada dumating sa distrito ko. Ang tanong ko kay Tambi, nasaan ang 525 million pesos?
baga binulsa mo na. Yan, hindi mo pera yan. Pera yan ng sambayan ng Pilipino. Kaya, kahit anong gawin ni Tambaluslos, hinding-hindi mananalo yan. So dahil walang chance si Tambaluslos, ang naisip ni Lisa Marcos ay yung private initiative. Baguhin natin ang konstitusyon. Yung walang hiyang babae na yan, na manipula ang election system, minanipula ang institusyon ng gobyerno, ngayon mamanipulahin ang ating konstitusyon. Pigilan natin ang kanilang private initiative. Gawin natin ang lahat na hindi magwagi ang private initiative ni Lisa Marcos. Si Lisa Marcos yan. Kaya nga mga kababayan, ang sabi ko sa Cebu, kung si Lisa Marcos ay nasa harap ko lang, sinampal ko na yan back to back. Uulitin ko, Lisa, this is utter defiance. Kung nasa harap lang kita, Lisa Marcos, sinampal na kita back to back. Yes. Wala kang hiya. Sasampalin mo, mga kaibigan, si Ahas. Walang hiya. Huwag nating hayaan, mga kababayan, na manaig itong ilusyonadang ito. Sinabi kong ilusyonada dahil kung napuna ninyo, nakahapon ko lang to napuna eh. Nag-junket ang walang hiya. Pumunta na naman ng Germany at Czechoslovakia. Nanotice ninyo ang handrail ng access boarding stairs ng eroplano? Puno ng bulaklak? Oh, ni-research ko yan. Lahat ng arrival, departure at arrival nila, may bulaklak yung hagdanan. Alam nyo, isang gamitan lang yan. Sabi nga ng kaibigan ko, buhay pa pero marami na silang bulaklak. Oh. Yan ay matibay na ebidensya ng pagwawaldas ng pera ninyo. Sila, ginagawa lang na palamuti ang perang pinaghirapan ng mga nanay at tatay ninyo. Hindi mo pera yan! 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 Tingnan natin mga kababayan kung pagdating ng eroplano niya, may bulaklak pa. Gawin na lang nating corona sa patay. Di ba? At any rate, mga kababayan, baka lumagpas na ako ng oras ko, iiwanan ko to sa inyo. Karamihan na sa harap ko ay mga kabataan. You know what? You know what? It gives me so much encouragement. Patapusin niyo muna ako. Patapusin niyo muna ako. It gives me so much encouragement na sa 14 na taon na ginugol ko ang buhay ko para matanggal si Smartmatic, I am here speaking before you. And it is an honor na makita ko na mga kabataan are taking up that challenge to stand up for their country now that we need you most. Yes! Hello, Reynaldo de
man, take a stand. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ako, papakita ko lang sa inyo, ako lang mag-isa at that time lumalaban kay Smartmatic. Pero hindi ako tumigil hanggang nabuwag si Smartmatic. In the same way, tayong lahat mas powerful to fight them. Kasi hindi naman sila ang totoong halal ng taong bayan. You know, pwedeng i-argue nila na hinalal ako ng taong bayan. Hindi ka hinalal ng taong bayan dahil dinoktor mo ang resulta ng eleksyon. Pero si Vice President Sara Duterte remains pure. Hindi siya dawit. Hindi siya nadawit sa kabulastugan ni Lisa Marcos. Hindi siya sinama dahil galit na galit si Lisa Marcos sa kanya. So mga kababayan, mga kabataan, yung sakripisyo nyo to come here today, the other days, na araw-araw nandito kayo, taya nyo yan sa kinabukasan ng malayang Pilipinas. Babalikan ko uli ang sinabi ko sa inyo. Alam nyo, nung nagsimula akong mag-congressman sa amin, ang poverty incidence sa amin ay 70%. Nung magsimula akong congressman, 7 sa bawat 10 taga-biliran ay mahihirap. Hindi ako nagmamayabang sa inyo. Sa 3 maikling taon, nabaligtad ko yan. Pag alis ko, poverty incidence was 30%. 3 na lang sa bawat 10 taga-biliran ang mahihirap. Ang ibig kong sabihin, mga kababayan, nasa kamay ninyo ang kapangyarihang mabago ang takbo ng buhay ninyo na mga bata, nanay, tatay, lolo at lola, lahat ng Pilipino. Ang kailangan lang natin ay magkaisa tayo. Etong ating rally ngayon, hindi lang para sa akin, kay Pastor Kibuloy, kay SMNI, kay Attorney Cruz Angeles, kay Maharlika, ito'y laban ng bawat Pilipino. Babalik at babalik tayo sa question, sino ang naglukluk sa inyo sa Malacañang? Hindi ang taong bayan, si Smartmatic. Sige, Lisa, ikaw naman yata ang pinaka makapangyarihang nilalang sa mundo. Kasuhan mo ako. Oh, at humarap ka sa akin para masampal kita back to back. Sabi. Pinapakita ko talaga sa kanya, wala akong galang sa mga taong tulad mo, Lisa Marcos. Ginagalang ko ang mga matatanda. But not you. Because I hate you so much. Babalik ko lang yung sinabi niya. Mga kababayan, sana magsalita ang ating pangalawang pangulo rito to address you. But at this time, it is really an honor for me to know na merong isang opisyal na totoong halal ng taong bayan. Si Sara Duterte yan. Yes! Finally, sana para walang gulo, huwag na nating palandingin ang eroplano ni Marcos. Pabalikin na lang natin sa Hawaii para Hawaii part 2. Para Hawaii Part 2. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Ayan po si Attorney Lechong, mga kaibigan. Palakpakan po natin, guys. Nais niyo na bang marinig ang ating pangalawang pangulo?
Yes! Magsasalita na po si Bibi Sara! Okay, para marinig natin si VP Inday Sara Duterte, bigyan natin siya ng daan papunta dito sa stage. Sa ating mga kababayan dito sa Liwasan, para marinig natin ang ating pangalawang Pangulo, Vice President Inday Sara Duterte, kasalukuyang caretaker at acting president ng Pilipinas. Bigyan lang natin ang daan. Alam nyo mga kababayan, bigyan muna natin ng daan si VP Sara. Lucky charm natin ang pangalawang pangulo. Tingnan nyo ang ulan. Actually, walang ulan eh. Bigyan lang natin ang daan, mga kababayan. Kitang-kita nyo naman pati ang panahon, natakot sa ating mga sigaw, natakot sa ating mga pito. Norman Dr. Leon, maraming salamat sa iyong 15 Hong Kong dollars. Maraming salamat Norman Dr. Leon, nagtrepan po mga kaibigan, nagpatuloy po. Vice President Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara po si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Magsispeech po siya, guys. Umulan po, umulan. Umulan po, mga kaibigan. Bigla po lumakas ang ulan, guys. Hindi tayo magpapatinag sa ulan. Kahit lakas pong ulan, mga kaibigan. Mga Pilipino kami! Yes! Simulan. Pero hindi po nagpatinag ang mga tao. Tuloy-tuloy pa rin. Hey, 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 hey.
Huwag niyo bang mapalaya sa ulan. Patunogin natin ang ating mga pito. Blessing po yung ulan. Blessing po. Maraming salamat, Tekla and Lottie Vlog, sa inyong $5. Mabuhay, watching from Bermuda Island, OFW Mabuhay. Ayan, maraming maraming salamat, Tekla and Lottie Vlog. Nagpakulay po, pangkape. Ayan, pangkape po mga kaibigan. Oh, may kape na po tayo, ha? Yan na ba ang pinakamalakas natin na pito? Ayan po mga kaibigan, clear po ang ano, ang clear po yung daan para makapag-speech. Ang kay Vice President Inday Sara Duterte! Yes! Si dating Pangulong Rodrigo Duterte! Yeah! Ayan po si VP Sara Duterte mga kaibigan. Kakantahan muna sila guys ang pupwesto po ang ating mahal na Vice President. Dahil kanarating na po mga kaibigan, habang nagkakantahan na tayo po ay mag-shout out ang ating mga suki. Mang Yoni, hello! Ayan, sobrang init ng klima sa Pilipinas. Mga tao at kanino po nakikinabang ng ulan. God bless Philippines! Yaman at Merky! Kumbawa! Debbie Armario, Elmer Villanueva, Juan Arcalas, Merobel. Here I remember General George Patton, nanalo siya ng Giera because of weather condition. Glenn M.A. Mep, Glenn Mep, ayan. Gilbert De Leon, God bless you, mahal na sana Duterte. Magkaisa tayong lahat, palayasin ang mga kawatan. Ayan, Kenneth Ametra. Mary Ostolano, welcome po. Ito sana doon natin. God bless you all na mga nandyan lahat. Gilbert De Leon, ayan. Fit little bit magtika. Mega love shoutout po. Kapit ko Mark Mioni. Thank you to TV Vlog. Good afternoon, Sir Pudi. Mega love shoutout to everyone. Ayan, Gilbert De Leon, ayan. Duterte, Norma Jalapa. Kapit tayo guys. Mulan day dito sa akin sa Zurich. Inday Sara Duterte sa Gilbert De Leon. 1.6 watching. Ayan, sa mga hindi pa po nagtuskop-tuskop dyan, magtuskop-tuskop po tayo mga kaibigan habang nagkakantahan po sila guys. Tayo po ay magka-shoutout sa ating mga suki. Kaya pasok na kayo mga suki. Ayan, sabi po ni Jack Spider, o mga swerte ni Patton, pero namatay lang siya sa car accident. Norma Jalaba, umulan dito. Dito sa Zurich, Mr. Land. Umulan na. So, Peter Wang Yoni, Elizabeth Magsika. Kapoy ang mga Duterte, si Katar, Ariel Vlog. Ang design, asin tayo po yung elite ulit. Monica Camacho, di ako alam kung anong isipin kung lalong gumugulo ang bayan natin Pilipinas. Kung ganyan, ito power na. Oh, that best at all. Si Claire Carlos, showering the blessings. Fernando Sousa, boss, sana hindi nila tigilan ang ginagawa kanila para
mawala na ang mga user ng bawat doon. Public servant, yes? Benilda Liwakan, ganda gabi po sa lahat. Ingat po kayo. Si Jean Carillo, nabuhay at lahat. Ayan, si Aries in Tokyo, magsasalita po ba si Kimi? Malamang magsasalita po si Vice President Sara Duterte. Abangan po nyo, guys. Pag-testo lang po kasi kararating lang, no? At biglang pupulan. Anita Maria Okamoto, rain is a big blessing to all good Filipinos. Pabuhay tayo lahat. Labat pala sa katotohanan. Ayan, Norma Jalaba Tuslo, likes na na po. Pinak po, sila po sa Puli. Ito na magsika, malapit. Paris, ayan. Juan Yoni, classmate ko si Norma Jalaba, cheers. Jowel Arellano, yan, excited na kami. JB Parada, Tatay Digong, God bless at ingat. Kaya Lazaro, Duterte para sa katahimikan, Republic of the Philippines. Pina Kato, hello sir, Puti Machi from Japan. Like na na po, ayan. Maraming salamat sa mga nagtusok, sa mga hindi pa nagtusok yung mga bagong natinigyan. Tutupin nyo na. Tita Dulay, mabuhay si Intay, sana God bless po sa inyong lahat. Linda Capino, Duterte Duterte, yes. Senator Guray Olmido, tuloy ang laban sa ikabubuti ng lahat. Ingat na. Cherry, para Cherry, maraming salamat po inyong 1,800 yen. Ayan o, palayasin ang salot ng mga manggadaya. Ayan po. Yamada Cherry, domo, arigato gozaimasu. Cheers, Bonyoni, Norma Jalapa. Kita Cruz, blessing yan at nakatagumpayan ng ulan. Hallelujah! Tinatak ng ulan kung pinakinig ng Diyos Gilbert de Leon. Best ito na matigad. Wait, tayo after 30, June 1st of July. Wait to think para makatakot ng 28. Kate Bullen, we love you, Bibi Sara. Mary Osculano, ang tapang ng ating attorney Lanchong. Gilbert de Leon, Inday Sara Vitalte, Virginia Gregorio, ang daming tao kahit ulan. Anong tingin na agad ang ulan at ulan. Paul Heroyal, ha? Thank you for tumating na ang mahal naming Pangulo. Inday Sara Vitalte, God bless us all. Ang Daraya, yes, Yamada Terry. Yan. Ali Pereira, kaisa po kami para sa katotohanan, mabuhay po tayo. Ito, Gahegas. Pag na inyong tanpanan, hanggat hindi bababa si PDF. Besa de la Maliga, 30 June, till 1st July sa Davao City. Rex Ingueño, Ingueo, mabuhay kayo dyan sa Liwasan. Gilbert de Leon, a shower of blessings. Juan Yoni, yes, please. Mary Ostulan, talagang matapag po si Arnold Lenchong. Ando sa usa, boss, akala ko may kayamanan ng makuha sa iba't ibang bangko para sa mga Pilipino. Yun pala ay mga pondo ng taong bayan ang kukunin para sa bulsa nila. Gilbert de Leon, magpayong kayo mag-cover yung head with plastic. Yes, tuloy-tuloy lang po ang kantahan mga kaibigan. Habang nagkakantahan po, nagsashoutout po tayo guys. No? Not watching from Japan, solid Duterte. Hindi sabi magsigil, exactly perfecto. Maria Teresa Lovdan, it's a power for part 2 na po. Huwag sila kaya ng mga balik pa ng Pilipinas. Vice President Sara Duterte now. Orlando Guerrero, ang liwanan dito. Ayun, Mary Solano, lumayos na rin ang usap. Na, anak din ito, Hawaii. Oh, sa pag-ibig, tayo naghihintay na halip ng lagi. Erleria Bernadas, Kuninet, watching in Agusan Dong Norte. Ayan, mga taga-Agusan Norte, mega love, shout out sa inyo dyan. Meras all the Mayo Shoutout Food Net watching from Taiwan. Yamada Cherry Gandang is all Luke's 5 Star Kitchenette. I'm watching in New York City. Ayan mga tina New York City oh. Thanks Anthony Vlog, good night forever. Ayan, walang iwanan po ha. Thank you Anthony Vlog. Ayan po si Capeter. Mga kaibigan, ayan po si Masagap. Yeah, Gilbert de Leon, noong point na ako. At yun ang sign ng tagumpay.
Team Kulit, mabuhay ang lahat ng mga guest speaker ng katapang-katapang mo. Alfredo Reyes, later iyang na kayo. Sylvia Katapulan, go! Gatoskop na po, sir. Members of Damayo, kanina pa nanonood hanggang matapos ko. Para sa ating kaligtasan, Winners Prize, watching from Tucson, Arizona, USA. Ayan, mga taga Tucson, Arizona, mega love, shout out! Acting well nyo, ayan, solid natin kami sa Mindanao. Galing ng Brazil, Tambarijan. Watch up, Chuk. My Asia, mabuhay ang solid defense. Ingatan nyo ang dating halat ng PV sa Rangkansas of Miss Douglas. Danilo Dumdong, watching from Bicuta, Taguig City. Elizabeth Magtigan, huwag sa Hawaii sa Pulong Dagat. Ayan, magsasayawan guys. Danilo Dumdong, Elizabeth Magsidan, huwag sa Hawaii sa Pulong Dagat. Maripitan, ito po, Pastor, mabuhay po. Claire Carlos, we love you, Pipi Saturday, forever. Emmanuel Relayosa, watching from Philly of Davis. Ian Tal, tapusina, ang conversation na ito. Ayan. Will Tanan, kaya na, huwag na kayong kumoto sa tigal, wala na kayong laban. Maripitan, God bless you all, iwasan po ng passion. Ito yung TV vlog, ayan. Si Roland Barsata, God bless Pilipinas, pag-alamin ng buwang kapatid. Matis Gonzalez, ayan, Danilo Dugdo, Cecil Reyes, pag-uwi ang isang mayang Pilipino, Maria Teresa Logdan, ayan, Ong Yoni, Virginia Gregorio, Marie Osculano, Basilio Mahidlawon, Nelson Yumon, Basilio Mahidlawon, Roel Ramos, hello po. Cecil Reyes, magkaisa na para sa mabilis ang basura. Galit sa napi at kapangyarihan Malacanang. Yes, bilin-bilin lang ang kataan, guys. Yan, o. Yan po. Cristiano Banderas III, may mga katensyon. Pasok! Yes, nalimentan ba, o. Lost something in all the sins. I've been waiting for. Yeah. For the people. Ay, yeah, 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 yeah. We don't wanna fight no more. But we don't know what. And I still get the pain. Someday, someday, one day. One day. Yeah. One day this will be changed. Keep all the same. All right. Stop with the violence. Stop with the hate. One day we'll be free. And I'm proud to be under the same sun. See, sounds of freedom alive. Fire! Yeah. Fire! Yeah. Alma Jornales, Julie Alito, ayan mga buhaya sa doon ng bagay sa gitna ng karagatan. Tapos pa rin Escuto, ayan si Adelina De Vera, watching from Canada, mabuhay kayong lahat, dyan tuloy ang laban sa totohanan. Sabi na ako, para daw ako sayo ng sayo. Naman na Dennis, naman na ginawa ka ba? No more wars, and our children will play. One day, one day, one day.
Maski yung mahilawon, one ship from Toledo City, Cebu. Maria Okamoto, heartbreaking music. Victor Alan, Duterte Solid from Lake Cebu, South Tutok Ato. Happy Parpan, mega love shout out. Nelson Yumo, mega love shout out. Watching from New Jersey, USA, mabuhay ang Pilipinas. Loida Francis Pim, ayan, guliting-guli and saya-saya yung tingnan. Watching from Calamba. Alma Canales, ayan, to like and super pulingan. Good evening to all, maraming salamat. Si Elizabeth Magsigan, one day, sana will be our president. Yes. Malita, greetings to everyone from Manama, Kingdom of Bahrain. Matver Taguro, watching from Davao. Ayan, palito-lil na mga kaibigan. Kakantahan, nasayawan po nila doon sa liwasang Bonifacio. Mamaya po, magsasalita na po si Bibi Sara at kabayanin niyo guys, ha. Risa Angeles, watching from Japan. Marvel Ranguro, watching from Davao. Ayan, mega love shout out. Yeah. Yes, one day will be our president. Elizabeth Magsigan, Mary Ann Polmones. Mag-ingat kayong lahat dyan. Luke's 5-star kitchen and solid. Doon, pastor Kibuloy, and one thing in New York City. Ay, that mga taga New York City pala to. Mary Nicolano, watching from Imus Cabire. Kanina pa ako nanonood, sir. Pudi, ay, maraming salamat, Mary Otolano. Gilbert Pangilinan, tumalakas ko namin pag nakita namin si Bibi Sara, naging maluwag. Yes, tama. Teresita Gulay, Ibasura, ang chacha, nakikinig from Canada. Ayan. Ellen Tambrano, good evening to all watching from Gabanglasan, Anlungan, Quinon. Now put Diana watching from Davao del Sur. Elizabeth Magsigan, Hidana. And Kirina Matsui, good evening. Tihada, Tihane, from Davao de Oro. Berlita Maranan, watching from Italy. Victoria Jasmine watching from UAE. Ayan po, nawala na naman sila guys. Nawala na naman yung connection nila mga kaibigan doon sa Liwasang Bonifacio. Oh, nawala na naman ang connection mga kaibigan. Kaya antay-antay lang po tayo guys. Nawala na naman ang connection mga kaibigan doon sa Liwasang Bonifacio. Ewan ko anong nangyari. Palagi na lang pong nawawala mga kaibigan, no? Ayan, ang pagbabalik po. Mukhang sinasabotahe po mga kaibigan ang connection doon sa Liwasang Bonifacio. I'm proud Manobo, Idana, ayan. Emmy Company Rex Ingueo, watching from Bukidnon Solid 30 kami. Watching from Jeddah si Perlito Pokwang. Yan, bakit na late ako pag late? Dumi pa lang from work. Ah, galing ka ng work. Dolora de Thomas, ayan, si Ayan
Roca Corba watching from Digo City. Si Nelly Agustin, hello sir Foodinet. Shout out po, cooking dinner. Oy, nagluluto pala si ano, si Nelly Agustin. Ano niluluto mo, Nelly Agustin? Raimundo Manlukot, Danilo Dumdum, watching from Western Bicol ng Taguig City. God bless. Inday Sara, Glenn Chong, and Maharlika na ikikipaglaban sa administrasyong BBM Kuting. Helen Zambrano, ayan, Almighty God, sabayan mo lahat dyan sa prayers. Amparo Markelia, ayan, Nelson Yumol, Chrissy Brooks, sinabotahin ni Tamaluslos, Angelina Matsui, kakauwi ko lang po from work, tinatarantado po. Yes, Amor Guzman, ako sir, baka sabotahin na, yan, yes. Gilbert De Leon, shared one, Sonia Kundo, watching from Japan. Happy birthday to my brother Rick Galan. Happy birthday kay Rick Galan. Angelina Matsui, late na po ako, sir. Okay lang po yan, Angelina Matsui. Ayan po guys, mga kaibigan, antay-antay lang po tayo, ha? Wang Yoni, ginugurgur yata yung signal, idol host. Oo, palagi nalang ginugurgur. Joel Arellano, pa-shoutout from Foodinet, from Dubai, UAE, pa-shoutout sa relatives ko na sa Quezon Province. Ang Batangas. Ayan, Angelina Matsui, pa-uwi pa lang po. Ingat po kayo, Angelina Matsui. Chrissy Brooke, Elizabeth Bagsikan. Elizabeth Bagsikan, cross-breeding ako, mama. Ko Spanish papa ko. Manobo na polis. Ayan, Angelina Matsui. Tinatanantado po ang mga animal. Kokoy Cabeltes, ang saya at tagumpay pag nagkakaisang taong bayan. Resign ang BBM at Hunting Virus. Kaya po nawala. Yes, Angelina Matsui. Elizabeth Bagsikan, hello po, Chrissy Brooks. 704 likes na. Sa mga hindi pa po nag-likes-likes dyan, Becky naman. Marianne Polmones, ang ganda ng boses mo. Ayan, Abigail from Japan. Good evening from Japan. Angelina Matsui, nasaan po kayo, sir? Ayan, Teresita Lim. Good evening, sir Foodinet. Late na naman ako. Sorry po. Okay lang po yan, Teresita Lim. Ayan, salamat po, Angelina Matsui. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo, guys. Grabe naman talaga itong rally, prayer rally sa Liwasang Bonifacio. Hindi po sobrang daming tao, mga kaibigan. Mamaya po magsispeech po si VP Sara. Antayin po natin, guys, ha. O, pakinggan natin yung kanilang kanta. Brother USA, shoutout bro Foodinet. Kanina pa ako nalilinig, shoutout din sa lahat. Mabuhay Pilipinas! Nilate na naman po ako, or okay lang po. Yan, yan. Roland Abihe, watching here in Hawaii. Mabuhay Tatay Digong with the family circle. Mabuhay Inday Sara. Angelina Matsui, hindi po pupos. Danilo Dumdum, sabotahin kahit yung Marcos. Mag-inisipin ko na wala ang boses ng rally. Red King Whale, matatap yung BBM magkakaisang kami. Ano ba, punks? Likes na po mga pupuntos. Ay, pumalaban! Tali-tali. Tahin na naman nila ang internet. Wal yung Rudy or Ruby Cantayas. Pagsuri, sana po tapusin na ang hirap ng mga tao. Yan po, humihinto-hinto po sila, guys. Pasensya na kayo, mga kaibigan. Humihinto-hinto po ang live nila. Nawawala po ang kanilang live, mga kaibigan. Nawawala po ang kanilang audio. Bigla-bigla na lang po nawawala. Kaya antay-antay lang po tayo, guys, ha. Maya-maya po, magsasalita na po si VP Sara. Wait lang natin, guys, ha. Sinabutahin nila kasi magsasalita si VP Sara. Shoutout na ka. Transfer the soul from you and me. Yoni, Strawberry USA, make a love, shoutout po. Para ano ba ka? Sir Pudi, ayan si Celso Pacuto. Waiting po ako ng train. Ay, nagwi-waiting ka ng train. Ang dilil magsuit. Perfect yan. Nang labi. Ang galing-galing na VP Sara. Ayan, tuloy-tuloy lang yung mga kaibigan. Nag-aantay po tayo, guys, sa speech po ni VP Sara Duterte. Kay Naldo Diano, sir po ni salamat sa live po. Prayer rally, more power to all. At hindi naman si tapos na po ang salita ng pag-amang Duterte. Danilo Dumdum, people power. Yan. Breaking BBM para hindi magka-problema ang sabayan ng Pinomi Manuma Manunuan. Hoy, Anto. Rupi Katayas, si Hashim Abdullah.
Angelina Pakingan, yan si Angelina Matsui, Maris Gonzalez, Rex Cuello, Alcopoy Cabeltes. At sa mga sandaling ito, merong mangungusap sa atin ang spokes ng bayan, dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Attorney Harry Roque. Yes. Attorney Harry Roque. Handa na ba kayo ibalik ang demokrasya? Naku, ayan na si Attorney Harry Roque na, guys. Handa na ba kayo ipaglaban? Handa na ba kayong magpatalusik sa mga nasa posisyon na walang ginagawa? Yes! Lalaban na ba kayo sa pag-aabi? Yes! Lalaban na ba kayo sa magsusupi ng karapatan? Handa na! Papayag ba kayo na arestuhin si Pastor Kimonoy? Hindi! Papayag ba kayo na lamastanganin si Pastor Kimonoy? Hindi! Layurakan ang ating karapatan! Hindi! Lalaban na ba kayo? Yes! Ang sabi nila, binayaran daw kayo! Hindi! Iparinig nyo! Binayaran ba kayo? Hindi! Ang sabi ni Tambaloslos, bigyan lang yan ng 1,000! Binibenta nyo ba ang iyong karapatan? Ramona Abadao, ayan. Napastanganin ang saling ng patas. Papayag ba kayo na baliwalin ang demokrasya? Magpapasupil ba kayo? Papaparinig nyo ba ang inyong boses? Yes! Ang ano ang gusto nyong mangyari ngayon? Unang-una, pasalamat tayo sa Panginoon sa panganahon ngayon na tag-init at tag-tuyot. Habang tayo nagpupulong, pinagpala tayo ng Diyos dahil umulan. Yan ay mensahe sa may kapal na mga nanindigan sa karapatan, pinagpapala. Yeah. Yan ay paninindigan, yan ay isang galing sa Panginoong nagsasabi, mga anak ko, ipatuloy ninyo ang inyong paninindigan. Diyos sa bayan, hindi magagabi. 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 Ang akala nila, dahil pinakasuha nila si Pastor Kimonoy, tapos na ang laban. Pero hindi natutulog ang Diyos. Dahil pinakasuha nila si Pastor Kimonoy, hindi na po pwede magtuloy si Onti Barrios sa kanyang shaming investigation. Lalaban kami! Nang kinasuhan nila si Pastor Kimonoy, tayo'y mananahimik nila. Hindi nila alam, dahil kinasuhan nila si Pastor Kimonoy, hindi na siya po pwedeng mapadala sa Amerika. God is good! 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 Akala nila, ang pagpapakasok kay Pastor ay katapusan na. Hindi nila alam, yan ang milagrong inaantay natin! Yeah! Dahil lahat ng paratang mapapasinungalingan sa hukuman, hindi ni Onte Virus! Korte ang hukuman, hindi
Yang mga congressman na yan bumoto para tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Akala nila masusupin nila ang SMNI. Akala nila magpapasupil ang mga SMNI. Mga buwang hindi nila alam, dalawang kamara ang Kongreso ng Pilipinas. Baliwala ang ginawa nilang boto kanina. Tuloy pa rin ang SMNI. Yes! SMNI! 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 At bakit nga ba sila natatakot sa SMNI? Bakit nila pilit na sinusupil ang SMNI? Ang kasagutan, kasi ang SMNI tinataguyod ang katotohanan! At ang mga nagaharing uri, takot sa katotohanan! Pero tayo ngayon dito, pagpapatuloy ang pakikibata para sa katotohanan! Yes! Ang sabi nila, pang walong araw na yan, wala nang lakas yung mga yan, hindi nasisipot sa liwas ang Bonifacio! Hindi kami pagod! 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 Ang sabi nila, pang walong araw na yan, wala na silang lakas para magmarcha! Yeah! Ang sabi nila, pang walong araw na yan, wala nang lakas para sumugod! Lalaban kami! 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 Ang sabi nila, kakaunti lang yung mga yan! Iisang simbahan lang yan! Hindi nila alam, narito ang buong sambayan ng Pilipino! Yeah! Ang tao, ang bayan, hindi magagabi! 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 At ang sabi nila, yang Rodrigo Roa Duterte, laos na yan! Ang sabi nila, yang Inday Sara Duterte, tapos na yan! Pero sabihin nyo sa buong bayan, mahal nyo pa ba si Rodrigo Roa Duterte? Yeah! Duterte! 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 Tayo'y nabudol. Tayo'y tumulong sa isang tao na akalain natin ay lilinisin ang kanyang pangalan. Sa katunayan, ang SMNI ang tanging sumuporta sa kanya. Pero dahil tumalikod siya sa kanyang pangako, sino ang dapat umupo sa Malacanang? Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte!
na nilang mabura ang Inday Sara Duterte. Ang tanong ko, papayag ba kayo? Iparinig nyo, sino pa rin ang susunod na presidente? Inday Sara Duterte! Nila. Problema yung mag-amang yan sa kagustuhan natin magpasasa sa kapangyarihan. Pwes, ang sabi nila, ipakulong sa Dahig, Netherlands. Papayag pa kayo! Di kami papayag! 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 Ba kayo? Ipakulong si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Di kami papayag! 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 At papayag ba kayo? Ipakulong si Inday Sara Duterte. Di kami papayag! Di kami nila, lahat na bibili sa kwarta, pati ang pagiging presidente, boboto ba kayo sa Tambaloslos? Tambaloslos! 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 Ibang sa Tambaloslos! Dahil tarito dahil ngayon ang sangdabukal na sambayan ng Pilipino, iisa lang ang sigaw natin at yan ay ibalik ang demokrasya! Ibalik ang karapatan na malayang pananalita! Ibalik! Protektahan ang Roa, Rodrigo Roa Duterte! Protektahan! Si VP Inday Sara Duterte! 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 Ang sabi nila, gabi na, gutom na yung mga yan, hindi na mag-aantay kay Rodrigo Roa Duterte! Mag-aantay ba kayo? Yes! Mahal niyo pa ba si Digong? Yes! Mahal niyo ba si Inday Sara Duterte? Yes! Oo! Mahal niyo ba si Tambaloslos? Yes! Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kayo po ay naninindigan para sa bayan. Kung wala po kayo, wala na po siguro talagang demokrasya. Ang mensahe natin, hindi kami mapapasupin! Laban kasama ang bayan! 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 Mabuhay ang demokrasya! Mabuhay! Mabuhay ang SMNI! Mabuhay si Pastor Apollo Quiboloy! Mabuhay si Rodrigo Roa Duterte! Mabuhay si Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Mabuhay! Ang bansang
Pilipinas! Para sa Diyos at sa bayan, magandang gabi, Pilipinas! Yes! Atin pong palakpakan, Attorney Harry Roque! Galing talaga ni Attorney Harry Roque, mga kaibigan! Ayan po, good job, Attorney Harry Roque, mga kaibigan. Handa na magtutol natin sa mga abusado. Handa na ba kayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yeah! Mangungusap po sa atin ngayon ang kanyang Chief Presidential Legal Counsel. Walang iba kundi si Attorney Salvador Panelo. Yes, andyan na, ayan na. Eto na, mga kaibigan. Panelo! 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 Sa mga talumpati, kakantahan ko muna kayo. Yes! Kanta na naman si Attorney Panelo. Kakantahin ko yung paborito ni Presidente Duterte. Yan na. Ano ba ang paborito niya? Ikaw! 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 Yes! Sa inyong lahat. Ikaw ang bigay ng may kapal. Yes. Oh.
Ito raw ang huling araw sa liwasang munipasyo ng pagtitipon na ito. Huling araw lamang yan sa pitong araw na narinito tayo. Sapagkat dito magsisimula ang pagtitipon ng mga kababayan natin sa bawat sulok ng daigdig. We will go to the four corners of the archipelago. Yes! The creeping discontent will spread to all corners of this country. Ang mga tao ay magkakaisa, lalakad sa kalsada, tutuloy sa mga lugar dito sa buong Pilipinas upang ipagsigawan, tama na! Tama na ang pangapi! Tama na ang paninikil, tama na ang panggigipit. Kinakailangan magkaroon ng tunay na demokrasya dito sa ating bansa. Ang mga halal ng mga tao na kaupo ngayon, akala siguro nila ay panghabang panahon na sila. Tanda ninyo, pansamantala lamang ang inyong pananatili sa kapangyarihan. Darating ang panahon, ang taong bayan na naglukluk sa inyo ay isang tatanggal sa inyo pag hindi kayo huminto. Hindi ko yata marinig yung mga silbato nyo. Itaas ang kamay ng mga galing sa Davao, yung galing sa Laguna, galing sa Batangas, galing sa iba't ibang lugar. Sa totoo lang, nung unang araw natin dito, ang crowd, ang tao, hanggang dito sa likuran ko lamang, eh ngayon umaabot na nandun sa hagdanan ng Manila Post Office. At paritun sa kabila, isa lang ang ibig sabihin nun. Ang panawagan para magkaroon ng hustisya si Pastor Kibuloy ay tinatanggap ng sambayanan at nakikisa si Pastor. Nakita niyo naman, si Inday Sara, kahit na maraming trabaho, hindi nangami na pumunta rito upang makisa sa ating lahat. Sino ang susunod na presidente ng bansa? Duterte!
Duterte! Ninday Sara! Duterte! Ninday Sara! Duterte! Ninday Sara! Duterte! Ninday Sara! Duterte! Oh, may tatanong ako sa inyo, dapat alam niyo yung sagot, ha? Yung unang tanong ko, yun din ang isasagot nyo, yung apelyido. Kasi, sino ang papalit Inday Sara bilang vice presidente sa 2028? Teka muna, sinong Duterte yan? Sino? Si Digong Uya. Noong nakarang halalan, nilunsad ko yung Duterte, Duterte. Ang taas ng rating sa survey, di ba? Kaya lang, madelikadesa masyado yung mag-ama. Kaya ayaw nila. Pero ngayon, eh, na-realize nila, nakita nila, ang mga tinamaan ng magagaling pagkatapos tayong tumulong sa kanila, pagkatapos na binigay natin ang ating panahon, ang ating lakas upang sila iluklok sa kapangyarihan, nakalimutan hindi lamang tayo, nakalimutan na ang bayan. Sa 2028, malakas pa si Mayor Digong. Kaya, ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang mag-ama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente ng bayan. At ito po ay upang maipagpatuloy na ang sinimulan ni Presidente Duterte. Ano ba sinimulan niya? Sinira niya ang sindikato ng mga droga! Tinanggal niya ang mga tiwaling opisyal kasama na ang mga miyembro ng kabinete na nabahira ng korupsyon. Tinakot niya ang mga kriminal, kaya mga tao ay nakakalakad ng walang pagkatakot sa kalsada. Mga magsasaka ay binigyan niya ng lupa, ang mga walang bahay binigyan niya ng mga housing units, ang mga OFWs during the pandemic, anong ginawa niya? Pinabayad upang makarating dito sa Pilipinas, pinagamot, sinalubong, pinatira sa hotel, dinala sa mga probinsya, at tumatapos sa pandemic, ibinalik. At ngayon ay bumalik na sila. Ganyan ang presidente, may malasakit.
Sinulong niya rin ang nakamamangha, nakalulula na mga infrastruktura sa ating bansa. At ngayon tayong lahat ay nakikinabang sa mga kalye, sa mga expressway, sa mga skyway at lahat ng mga infrastruktura na matagal nang napabayaan ng ilang gobyerno. Yan ang itutuloy ng Duterte-Duterte sa 2028. Duterte! 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 Sa aking pagtatapos, uulitin ko ang palagi kong paalala sa mga may kapangyarihan. Huwag niyong subukan ang mga Diyos ng tadhana. Do not tempt the gods of destiny because vengeance will come to your doors pag hindi kayo nagbago. At gaya ng sinabi ko ng isang araw, ito ang simula ng pangwawakas ng kalupitan, ng kawalangian, ng katiwalian ng mga opisyales ng gobyerno. Kaya pag-alis po natin ngayong gabi, pagbalik nyo sa inyong mga bahay, sa inyong mga pamilya, sabihin nyo sa kanila, eto na ang panahon, huwag tayong manahimik, sumama kayo sa bawat panawagan ng pagtitipon, ng pagkakaisa, sa bawat panawagan ng katarungan para kay Pastor Kibuloy, sa bawat panawagan. Sa bawat panawagan na tayo'y magtipon kahit saang lugar, tayo pa'y tumugon, pumunta po tayo rito. Pura tayo ay magkaroon ng pagkakaisa, ang ating mga puso ay magkakayak sapagkat pag ang mga tao ay nagkakaisa, naroon ng pagmamahalan at pag may pagmamahalan, namamahay ang Diyos sa ating mga puso. Malapit na akong dumating si Pangulong Duterte. Umalis siya sa Davao ng alas 5:30. May mga 2 oras, may traffic pa. Siguro, mga alas 8, nandito na yon. Alam niyo, sabi niya nung isang araw, bakit siya tumutulong kay Pastor? Sapagkat sabi niya, ako ay marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi niya sinabi, wala siyang sinabi na hindi kagaya ng iba. Subalit, maliwanag, kung iahalin tulad mo sa ibang mga tinulungan ni Pastor, ay nagpakita talaga ng kawalan ng utang na loob pagkatapos ng tulungan. Yeah!
salamat nga pala sa mga kapulisan. Nakikita nyo, pinaikutan tayo at sinisecure ang lugar natin. At hayaan yung papurihan ko ang lahat ng mga tao rito. Sapagkat gaya ng unang sinabi ko sa inyo, hindi pa ako nakakita ng mga rally, ng mga nakaraan, ng isang disiplinado, organisado na rallista. Maraming salamat. Kung ipapanatili natin ang matahimik na rally, kung ipapanatili natin ang ating pagsigaw sa mga irregularidad, iligilidad ng mga opisyalis sa gobyerno, sana ay magising na sila. Kung hindi, pag hindi sila nagising, tuluyan silang matutulog at ibabaon sa lupa. Yes! Pastor Apollo, ano sagot niyo? Pastor Apollo! Kiboloy! 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 Anong ibibigay dapat ng pamahalaan kay Kiboloy? Ang sagot, katarungan, di ba? Katarungan. Anong ibibigay ng pamahalaan ito kay Pastor Apollo Kiboloy? Kiboloy! Yung mga nasa stage, pwede ba patugtugan nyo naman kami para magsayawan kami rito? Kapoy na eh. Sayaw naman, sayaw, sayaw. Oh, sayaw. Maraming salamat sa inyo. Magsayawan tayo. Maraming salamat, Attorney Salvador Panelo! Yes, Panelo! Pero bago tayo magsayawan, merong maghahandog sa atin ngayon ng awit. Isang kilalang OPM artist. Dating opisyal ng PAGCOR. At solid Duterte supporter. Jimmy Bondo. Walang iba kundi si Attorney Jimmy Bondo. Meron po akong dalawang awitin para sa inyong lahat. Ang unang awitin ay para sa ating dating Pangulo na si Mayor Roddy Duterte. At ang pangalawa ay para sa ating magiging susunod na Pangulo, Inday Sara. Ang una ko pong awitin, ang pamagat ay ang tunay na laya. May tanong po ako sa inyo bago ako kumanta. Hindi po ako rallyista, ako po ay katulad nyo. Ako po ay talagang nagmamahal lang sa bayan. Hindi po ako masyadong pwedeng sumigaw dahil pinaalagaan ko boses ko. Pero ang sumisigaw sa akin ang puso ko. Kailangan natin ng pagbabago. Meron po akong tanong, napakasimple. Malaya po ba tayo ngayon? Ako po ay talagang iwas na iwas sa politika. Lalo na nung pagkatapos ng ating administrasyon, paggalang lang sa bagong administrasyon, ako po ay tumahimik sa Facebook, sa Twitter, at kung saan-saan.
Pero ngayon, nararamdaman niyo pa ba na maaari kayong magsalita? Yeah. Na hindi na sesensor, na hindi na di-delete, hindi naka-cancel? Ako po ay isang artist, kahit nag-abogado na ako, I am an artist at heart. Napakahalaga sa akin ng malayang pamamahayag. Ano na lang ang gagawin natin kung ang magiging kulay ng bayan natin ay kapag may nagsalita ng konting kritisismo lamang, buburahin ka ng lipunan. Pwede ba yon? Ito pong title ng kantang to ay Tunay na Laya. Huwag sana kayong makatulog. Pakinggan yung maigi at malalaman nyo na ito ay may kabuluhan pa rin hanggang ngayon. Pahinga muna sa sigaw. Pahinga nga eh. Tagal na natin hiwa-hiwalay, kampi-kampi, away-away. Tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Kay tagal pa natin magsasama-sama, simula pa lamang, kumbaga sa drama. Kinabukasan gaganda ang kulay kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan. Pinaglalaban ng kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Malaya. Malaya ka ba? Alam nyo kung bakit? Kasi nagpabudol kayo eh. Kailan pa ba natin makikilala kung sinong kaaway, kung sinong kasangga? Sa masasama, sino ang mag-aadya? Patago na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas, pati mambabatas, lambat na may takas ang mga marahas. Anong? Kung nagdurusa ang mabubuting tao, ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban
isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na layak. Tunay na alam nyo, hindi ko kayang hindi maiyak dahil ang nangyayari sa atin, para tayong unti-unting pinakukuluan, hindi natin maramdaman hanggang sa lutong-luto na yung mga atay natin. Kantang ito ay para po sa isang tao na hindi naman ako malapit na malapit, pero malapit po ang paniniwala ko sa kanya. Para sa akin po, noong araw, merong mga dugong bughaw, yung mga matataas sa atin, no, mga ilustrado. Noong dumating ho si Pangulong Duterte, parang nagkaroon ng bagong dugong bughaw. Naunawaan nyo, di ba, kung ano yung sinasabi ko? Nagkaroon ng bagong dugong bughaw na yung hari, hindi na yung mayayaman, kundi yung talagang representante ng taong bayan. Sa makatwid, kung bagong dugong bughaw ang dugong Duterte, di ang nananalantay na dugo kay Inday Sara ay dugong bughaw. Talaga pinapalit-palitan ng dugo ay parang transfusion. Hindi pwedeng yun ang yun, nabubulok eh. Ginawa ko to para tumakbo si Inday Sara. Kahit hindi po siya tumakbo nun, ito'y para udyukin sana siyang tumakbo. Nagsimula na ang pagbabagong hinihintay. Totohanan na ang naghahari sa laysay. Gininto ang kasaysayang maharlika na ibalik ng tunay na mandirigma. Bagong dugo ang dumadaloy sa bayan. Walang bahid ng luma na kaharian. Mayroong pangako sa iyong dugong bughaw. Walang ibang magtutulay kundi ikaw. Mahal ikang Inday. Ikaw ang may taglay. Ikaw lang ang tulay. Mahal ikang Inday. Lahat sinisigaw. Bagong dugong bughaw mula sa akila, ngayon ikaw. Yes, magaling! Nananalantay sa iyong dugo ang pangako na ang kasarilan natin hindi ilalako. Ang bukas ay nakasalalay sa inyo. Kailangan lang ang matamis mo na oo. Mahal ikang Inday. Ikaw ang may taglay. Ikaw lang ang tulay. Mahal ikang Inday. Lahat sinisigaw. Bagong dugong bughaw mula sa akin na ngayon ikaw. Yes, galing. Mula sa akin na
sana ikaw. Galing! Pagdasal po natin ang bayan natin na ang ating kinabukasan. Mabuhay ang pangalang Duterte! 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 Galing, galing! Duterte! Duterte! Galing mga kaibigan! Palakpakan natin si Attorney Jimmy Bondoc! At siyempre sa mga sandaling ito, excited na ba kayo kay Tatay Digong? Yes! Just landed. Pero kanina pa yon. Okay? Pero bago mo na ang lahat, maraming kumakalat ngayon na fake news. Maraming mga kumakalat na kesyo, meron daw abutan ng mga baril. Alamin natin kung meron nga ba talagang gun store doon sa sinasabi nung nasa Senado na bogus na witness doon sa Glory Mountain. At makakasama natin ngayon ang mismong nakasasi, isang vlogger. No, bibigyan natin siya ng pagkakataon para masabi niya ang kanyang mga na-witness. Walang iba kundi si Brothers Traveler Dan Chan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko muna pong pasalamatan lahat po ng mga naging guest speaker, mga naging bisita. At syempre, nais ko pong pasalamatan yung mga DDS vlogger na nandito. Yes! Syempre, pasasalamatan ko rin yung mga vlogger nung kabila na bumaliktad. Yan. Okay. Hindi ako magtatagal dito. Hindi po ako member o miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Hiniling ko po na ako mismo, kami ng grupo po namin, masaksihan yung sinasabi ni Risa Hontiveros. Na sinasabi nung kanyang witness, meron daw pong mansyon, merong barel. Kaya po kami nag-imbestiga mismo, kasama po nandiyan po ang mga vloggers. Pumunta kami sa area. Nako po, sablay, nagdala pa naman ako ng pambili ng barel. Wala palang gun store doon. Itataya ko ho ngayong araw na ito ang pangalan ko, Senator Risa Hontiveros. Kasuhan mo ako, kasuhan mo kami, pero ang sasabihin ko, sinungaling ang witness mo. Namuti po ang mata ko sa kakahanap ng mansyon. Mula sa Prayer Mountain, pumunta po kami sa Glory Hill. Glory Mountain. Wala pong mansyon! Glory Mountain, sorry po.
Nagkakamali, tao lang. Okay. Lalo ho, totoo may helipad eh. Totoo po, kaya lang sa tabi ng gate. At yung tabi ng gate, may tabing bahay. Parang, maliit lang eh. Ang liit lang naman, bilyaran di ba? Parang function hall lang ang liit. Hindi po mansion yun. Hindi ako miyembro para pagtanggol ko po si Apostol, Pastor Apollo Kibuloy. Pero ho, binaglalaban natin dito yung pong katotohanan. Risa Hontiveros! Abusado po si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Sobrang abusado sa kabaitan. Tama! Makakakita. Pag member ka pala ng KOJC, libre na ang matrikula mo. Yes! Libre pagkain mo. May pamantayan po ang church. Magkaiba po yung church and state. Kaya kapag ka nagkakaproblema yung miyembro simbahan, meron po silang natural. Paparusahan ba yan? Hindi paparusa. Pagtutuwid. Pero kay Hontiveros, ginawa niyang kaso. May napansin ako kanina. May nakaparada ron, GMA. Nandiyan pa ba sila? Pansinin ninyo, walang mainstream media na gustong i-cover ito. Bakit? Busal ang bibig! Napapanood ito sa mga DDS vlogger at saka sa mga BBM na bumaligtad. Walang gustong mag-cover nito. Bakit? Takot sila sa ahas. Okay, takot sila sa ahas. O siya, baka humaba pa ng humaba ito, mahirap na. Pero hindi ho tayo takot. Lalaban ho tayo. Tuloy ang laban. Maraming salamat po. Tuloy ang laban, mga kaibigan. No? Shout out kay Susan Apeles. Sila Tagalban, Wang Yoniki, Elizabeth Pagsikan, Norma Jalama. Laban, kasama ang mga kapatid, mga kababayan, di ko na po patatagalin pa.
dahil isa sa magsasalita ngayon ay si Jeffrey K. Eric Celis para ibahagi sa atin ang naganap ngayong araw sa Kongreso. Ayan na, sa Eric mga kaibigan. Laban kasama ang bayan! 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 Kahit anong manhid ng mga may hawak ng kapangyarihan sa gobyerno at kahit anong taas ng kanilang pag-aari-arian sa paghawak na kapangyarihan, kung ganito ang pagdagundong ng sigaw ng sambayanang Pilipino, sa nayayanigin sila ng ganitong pagtitipon. Yes! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban ko! Sa mga ganida sa akin na politiko! Politiko, labanan mo, itakwil mo, labanan mo, itakwil mo. Tatlong mayor na punto kung bakit sa loob ng siyam na araw, hindi po pitong araw, siyam na araw na tiniis nating lahat, March 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 days, hindi ko naranasan sa 12, 21 taon ko sa CPP, NPA, NDF. Hindi ko kinaya ang ganyang tuloy-tuloy, sustenido at napakalakas na manasigaw ng protesta. Nandito tayo para igiit ang katarungan, panglipunan, kabuhayan at hustisya sa pagkalang sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino at sino man ang nakakarinig sa gabing ito, sa huling gabi, sa unang huyugto ng hakbang ng sambayan ng Pilipino para baguhin ang nabubulok na uri ng pamumuno sa pamahalaan. Ang unang dahilan dito is no longer about Pastor Apollo Quiboloy anymore. This is no longer about just SMNI. This is no longer about Ka Eric, Lorin Badoy, o ang mga tagapamahayag ng SMNI. This is now about our country and our people. Laban kasama ang bayan! 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 Ito ang unang pagkukulang at pagpapabaya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hinayaan niyang labagin ang katarungan ng mga at karapatan ng mamamayan, sapagkat kaninang hapon nasaksiyan ko sa loob mismo ng Kangaroo Committee ni Tambaluslos sa House Committee Kangaroo Legal Franchises kung paano hinostage ng tatlong komunistang
mga dati kong kasama, ang buong Kongreso para gamitin ang instrumento at poder ng gobyerno upang supilin ang isang malaya at independyente na uri ng media organization na mayroong batas na nagpapahintulot na ito'y mag-operate hanggang 2044. Ito ay walang pakundangan nilabag sa loob ng Kongreso. Kasabwat dyan si Speaker Martin Romualdez at pinabayaan lamang yan ni Bongbong Marcos. Yan ang ibig sabihin natin ng ito ay una sa lahat usapin ng katarungan at hustisya. Pangalawa, ito ay usapin ng mabuting pamumuno at mabuting pamahalaan. Sa gitna ng katotohanan na ang ating mga presyo ng bilihin at ang ating mga problemang pang-ekonomiya ay sumisirit lagpas sa kakayanan ng ordinaryong mamamayan, 15-year high ang presyo ng bigas. Hindi natin naranasan yan. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, ang pinakamahal na bigas, 42 pesos. Ngayon, ang bigas umaabot ng halos 70 pesos o mahigit pa ang bawat kilo. Bago Pilipinas, mahal ang bigas! 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 Kabuhayan, karapatan, katarungan at hustisya, yan ang mga dahilan kung bakit dumadagundong sa buong Pilipinas at sa maraming panig ng daigdig ang boses ng pagtutol at pagtindig ng sambayan ng Pilipino. Pangatlo at panghuli, bakit tayo nagtiis, nagsakripisyo sa Liwasang Bonifacio? Sapagkat ito ay sentro ng usapin ng digmaan na tinututulan natin at ang pag-iit ng tama at totoong balangkas ng kapayapaan para sa pinakamamahal nating bansang Pilipinas. Kapayapaan! Hindi digmaan! Kapayapaan! Yes! Kaer po mga kaibigan! Kapayapan, hindi digmaan! Kapayapan, hindi digmaan! Ang pagsarado ni Pangulong Bongbong Marcos ng dialogo at matinong makikipag-usap sa China at ang kanyang paninikluhod at pagsunod sa digmaan na patakaran ng Estados Unidos naglalagay sa buong bansa at buong mamamayan sa napakadelikadong kalagayan ng hindi kailangang paglunsad ng digmaan sa ating bayan at gagamitin tayo ng Amerika bilang base militar nila. Hindi tayo papayag dyan. Duterte! 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 Ang bansang Pilipinas, si Tatay Digo Rodrigo Duterte. Duterte, 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 Duterte. Ayan na po si Tatay Digo, mga kaibigan, umakyat na po sa stage, guys. Duterte, Duterte, ayan na po si Tatay Digo, mga kaibigan. Duterte, 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 Duterte.
Yan, si Bongo po, kasama si Senator Bato de la Rosa, kasama din. Ayan po mga kaibigan, ayan po oh, si, sino po itong isa nito? Si Ipe. Ayan po si Tatay, guys. Maraming salamat po sa inyo. May mga kasama ako dito. Ngayon lang rin dumating. Si Ipe, Senator Bongo, Senator Bato, si Sal, si Fred, nakita naman ni, nakita ka naman na Fred, Lib, tapos si Rocky. Baka, 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 ano kayo bigya? Para naman na masayahan kayo at masayan siya. At may maikwento lang niya, may maikwento niya sa pamilya niya pag-uwi niya. 10 to 15 minutes, Senator Bato. Kumustahan mo lang sila. Maayong gabi eh, tanatong tanan! Yes! Totoo! Maganda gabi sa ating lahat. Alam niyo, andito kami ngayon, Senator Bongo at yung ating mga kasamahan lahat andito dahil gusto namin ipakita kay Pastor Kibuloy na ang pagiging kaibigan ay hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Yes! Para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga Bisaya. Sino mga taga Mindanao dito? Sino mga taga Bisayas? Sino mga Ilonggo? Lente, parinti ko mga Ilonggo, Bongo, Ilonggo. Unang-una, nandito po kami ni Senator Bato de la Rosa dahil kami po'y naniniwala. Sabi nga niya kanina, dahil po sa pagiging kaibigan niya kay Mayor Rodrigo Duterte, ay ganun na po ang ginagawa sa kanya. Narito kami ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal nyo si Pangulong Duterte? Pag mahal nyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. Mga
kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang karin kayo nakita eh. Si, nung umalis ako ng Malacañan, ngayon lang. So, pagpatawa rin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo at ginawa ako ninyong presidente. Ang pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag ganun nang ako lumakad, staggered, ayos a cane, nagbabantos na ako. Because of old age, I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral. At matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalae na paabotin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children, at anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang Lumipas na. But every time sa ating history, ni kung may presidente man who started first of all, nauna, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power. May mga tao dito kayo, lumay kay, binanganak kayo si Marcos, namatay lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang na nga. You know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi man tayo magkakaintindihan dyan.
kayong mga Ilocano, kaming mga Bisaya. Mga Waray. Mga Moro. Noong unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Noong una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, bumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo, kayo. Lahat man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. Del Pilar, okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lolo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung napalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, lo, wala ba tayong Bisaya na hero? Wala manak. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi nasa Bisaya lang tayo. Kumputang ina ito. Kaya nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung tingnan daw, anong mga stamps natin. Hoy! Nga kayo. Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Na balitaan namin si Dagohoy sa Cebu. Ang problema kay Dagohoy of later years, nung bago na ito mga pulis na gago, lahat ng mga pulis, ang tawag nila sa mga ganon, Dagohoy. Kung bakit ninyo kipangalan Dagohoy yung mga animal na kriminal na yun? Paano nila si Dagohoy, hindi natin mahiro? O sino pa sa amin? Yung tigas na Sibuano, sino? Sabi man nila, meron man, sir. O sino? Pero isda man, sir. Sino? Lapo! Si Lapu-Lapo, sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay kang wedi. Bukas, pag walang istampa yung istampa. Kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapo, tapos si Dagohoy. So, sinabi ko sa mga polis, pati militare, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Dagohoy. Ayaw ko bakit nakaugulian nila yan. Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may dalawa-tatlo na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, baka madagdaga natin ang pangatlong hero. Ito lang, hindi ko na lang habain, ha.
Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iniba-iba niya si Marcos. Maniwalat ka hindi, after a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasokin natin yung mga lahat na, mga Princeton, kung ano yung, ano, maganda. O, okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan. Wala na, walang putang ina, kawala-walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon, pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos, Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yung ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara, lahat na, everything goes. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na binalastog niya, at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung constitution na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po. Mario Rubio, maraming salamat ha. Sa 99 pesos. Yang constitution kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang chat-chat, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yon at walang ano, walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang.
pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Eh ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Eh, Ilocano ka, Batanginyo ako, Bisaya ako, Waray Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binitawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-standby sa Pilipinas ng 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo uli dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na, na dinispatsa naman sana namin, pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga puto. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, walang interest niya ng pahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utid para papakaligaya kung sino ang gustong paligayahin. Utang ina. Hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Tsaka ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila, itong Congress, i-melt, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ni presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada, Pilipino. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Bas pinamatunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo,
Putang ina, kapag pumirma ka niyan, papatayin kita. Patayin na lang, magpataya na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nilang yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga ano, yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Kurnada na tayo. Kung sakali man, itapon lang ninyo ang oras, kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, meron akong ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga, ano, at saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Eh, yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede nyo yung patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you. That hindi pa tayo umabot ng critical mass na mapunta sa Malacañan. Iwasan nyo niyo muna. Pag-usap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Wala namang nagkikano sa atin ng polis. Wala namang wala. Hindi naman tayo inisturbo. Kaya mag-demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon kasi may mga national treasures tayo. Gaya nung unang nangyari kay Marcos, napasok ang Malacañan, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacañan. Atin dyan sa Pilipino. Ano sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacañan, pwersa lang ang jockey nila, pati pante. Yung lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag muna doon, at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyo kalabanin ang polis pati military. Kung pagdating ako nang magpa-agitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga polis. Babae mo na. May nakikita kasi ako nung police, ako nung presidente pa ako na assign sa akin, na wala man nung ano ko dito. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Darating yan. Ngayon talaga. Pagdalang itong si
Alam mo, si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Wala nang, Marcos, ano? Mahal ko kayong lahat. Ano po si Tatay Digong, mga kaibigan? Mapakaganda po na kanyang message. Ayan po guys, napakasimple lang po ng kanyang message, mga kaibigan. No? Ayan po si Robin, no? Si Robin Padilla, mga kaibigan, andyan po guys, oh. Dumating po si Robin Padilla. Yan, mag-message po si Robin. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, itong samahan na ito, walang iwanan nito. Ako po, katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kaibigan, kaibigan yun. Lalo na kapag kakampi mo pa. Hindi ko po makakalimutan ang ibinigay sa aking suporta unang-una ni Pastor Kibuloy. Hindi po dahil sa pogi ako, ha. Kami pong dalawa ni Pastor ay naniniwala na dapat tapusin na ang armed struggle dito sa Pilipinas. Katulad po ng sinabi ni Tatay Digong, ang kailangan natin sa bansang ito ay law and order. At iyan po ang ipinaglaban ni Pastor Kibuloy. At ngayon, sa kanyang pinaglaban, siya po ay dumadaan sa isang pakikibaka na hindi natin siya iiwan. Hindi natin pwedeng iwan ang taong nagsakripiso sa bayan. Kaya po, mga mahal kong kababayan, hinihingi ko po na sana huwag natin iwan si Pastor. Maraming salamat po. Mabuhay. Yes, Robin Padilla, guys. Senator Robin Padilla. Takpakan po natin, guys. Mabuhay po si Senator Robin Padilla. Mabuhay po si Tatay Digong. Yan po guys, no, yun po ang pinakahihintay natin, mga kaibigan. Mario Rubio, maraming salamat, ha, sa inyong palipad. Ayan, Chrissy Brooks, yes, God is great.
Sulit guys, no? Ano, sulit yung paghihintay natin? Kahit sobrang tagal po, sobrang haba po ng live natin mga kaibigan, sulit po ang paghihintay natin. Ayan po, dumating po si Tatay Digong at siya po ay nagbigay ng kanyang napakagandang mensahe. Gusto lang niya kapayapaan, no? Hindi po ito panahon. Hindi pa po ito panahon guys, o wala pa po tayo dun sa sinasabi nating tamang panahon. Aantayin po natin yun guys. Ang sabi po ni Tatay Digong, huwag po tayong magulo, huwag po tayong manggulo. Basta peaceful lang po guys, no? Kasi nga tama po yung sinabi ni tama talaga yung sinabi ni Kapitan Dado. Antayin po natin ang tamang panahon mga kaibigan. Hindi po minamadali yan. Meron talagang perfect timing guys. Kaya sundin lang po natin sila mga kaibigan. Sundin po natin si Kapitan Dado at sundin din natin yung sinasabi po ng ating mahal na Tatay Digong. Di ba? Napakagandang message. Napakasimple lang. Wala na pong halong ano, wala na pong halong paninira guys. Napakasimple po. Dahil ang gusto po ni Tatay Digong, magkaroon po tayo ng kapayapaan. No? Lahat tayo. Kasi nga, peace and order ang pinaka-importante guys. Yun talaga ang pinaka-secret ingredient na ginawa po ni Tatay Digong noong panahon niya as Pangulo. Di ba? So maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Ewan ko kung, hindi pa tapos guys, no? Pero ewan ko kung ito na yung pinakahuli. Dahil alam naman natin, pag nagsalita na po si Tatay Digong, ayan na po yung pinaka-last part ng program. O, di ba? At least dumating si Tatay Digong, kahit maiksi lang po yung ano niya guys, maiksi lang yung yung ano niya, yung message niya sa atin, pero malaman naman, no? With substance. Ayan po. So maraming tao po mga kaibigan sa Liwasang Bonifacio. Doble pa po ito guys sa mga naunang araw. Ito po ang pinakahuling prayer rally po sa Liwasang Bonifacio. At yan po mga kaibigan, lighting of candles na po. Nagpapasalamat din ako sa inyo guys, no, sa nasinamahan nyo ako mga kaibigan. Kahit online lang po tayo guys, hindi po tayo nakakapunta doon. Maraming salamat po at andito kayo palagi, no. Kailan ba tayo nag-umpisa? Pang 12 days ngayon eh. 'Di ba? So maraming salamat din sa ating mga viewers, mga listeners, sa ating mga subscribers, sa ating mga, syempre sa ating mga members, sa mga nagpakulay, sa mga nagtiyaga po mag-antay, no? Alam ko medyo mahaba-haba talaga yung mga rally or yung itong kino-cover po, no, na kino-cover natin na rally. Araw-araw po ito mga kaibigan, no? Araw-araw po. So ito po ang pinaka-finale itong araw. Ayan po, oh. Si Salvador po, Ipe Salvador, ayan po mga kaibigan. Siguro magpapahinga na po si Tatay Digong kasi galing pa po siyang airport guys. Dumiretso lang po dyan sa venue, no? Grabe. Ayan po mga kaibigan, no? Dadaan po dyan si Tatay. Yes, bantayan po natin ang ating konstitusyon. Yan po ang message ni Tatay Digong sa atin. Huwag po tayong pumayag mga kaibigan. Kasi pag pumayag po tayo mga kaibigan, baka mabudol na naman tayo. Ayan po mga kaibigan, si Tatay Digong, siguro uuwi na po si Tatay Digong or magpapahinga na siguro siya dahil medyo nakakapagod din yung ano niya. Kasi syempre guys, si Tatay Digong po may edad na yan eh. At birthday niya po ngayon, no, itong month, no, pareho kami ng ano eh, pareho po kami ng birth month eh. March din, no? March din siya. No, pareho kami mga kaibigan. So once again, no, nagpapasalamat po ako sa inyo guys na sinamahan niyo po ako. No, maraming salamat po, ha? Yan, mag-shout-out lang po tayo mga kaibigan. Oh, nagsasayawan sila po. Ito, yan na po siguro yung last part, guys, no? Antay-antay lang tayo, baka may magsasalita pa. Oy, Rolando Petito, ha, maraming salamat, ha. Ayan si Susan Aviles, maraming salamat. Si Elena Calapis, si Biota Galvan, maraming salamat. Oo, mabuhay si Tatay Digong. Si Virginia Gregorio, Gilbert De Leon, ayan si John Laponete. Si Luisito Lim, ayan. Loretta Tokita, maraming salamat. Ayan, sino pa eh? Mga bashers, ha. Yung mga bashers, maraming salamat din, ha. Sinamahan niyo kami. Yung mga bashers guys, nagpapasalamat din tayo, no? Kahit kung ano ng mga pinagsasabi nyo na wala naman sa hulog, nagpapasalamat pa rin tayo sa mga bashers.
O ano ba, sis? Napagod na ba kayo? Ay, naku. Ayan, si Tanggol, andito. Oh. Tessy Panergo, ayan, maraming salamat. No more Marcos. Yes, wala nang Marcos. Huwag na tayong pumayag sa Marcos. Tapos na, oo. Tapos na po ang Marcos, guys. Hindi na po dapat yan mananalo. Lahat po ng Marcos, huwag na po natin papasukin. Ayan, nagsalita na ba si Sara? Merna Cruz, hindi pa nagsalita. Si Sara, BP Sara po nagsalita na kasi kahapon. Oo. Maria Rhea Estorco, classmate ni BBM, ang mga bangag. Zach Manalansan, mabuhay ang Pilipinas. Tessie Panergo, may bashers dami nila. Oo, daming bashers. Teresita Lim, pareho tayo Sir Foodie, March din po ako. Basta March, mabait. Yes, Teresita Lim, agree ako dyan. Pareho pala tayong birthday, no, Teresita Lim. Crescentia Burst, ayan, tama talaga si PRD, nakakamiss, sayang ka PBM. Pinagbigyan kayo ng mabuti ng pamumuno. Ayan, Rinaldo Calzar, mag-isa ka lang Tatay Digong. Wala nang Marcos ever. Yes, Mario Rubio, wala nang Marcos. Kalimutan na natin yung Marcos. Joe Reyes, natulog nagising, naka-live ka pa. Oh, ang haba, Joe Reyes, ang haba, grabe. Kanina pa kami, pangalawang live na nga to kasi naputol kami. Yung unang live, naputol. Ingat kayo, Tatay Digong. Ayan, si Tanggol. Brett Boladaco. Ayan, Abel Lino. Gilbert De Leon, wala nang puwang Marcos. Emma Veronica Relova, God bless Philippines. Merna Cruz, bumisita lang pala siya dyan. Oo, bumisita lang po si Tatay Digong, guys. Nagpakita lang siya ng suporta po. Pati po si BP Sara, bumisita lang din, guys. Si BP Sara kasi, mga kaibigan, kaya siguro hindi na siya nag-speech. Kasi nagbigay na silang message kahapon. Oo, yun na yung pinaka message niya, guys, eh. Oo, alam mo naman si BP Sara, masyadong busy yun, no? Kaya nga busy. Busy presidente, masyadong busy. Alam niyo naman si BP Sara, di ba? Masyadong masipag. Oo, kaya po siguro hindi na siya nagsalita. Ayan po, kasalukuyan po sila nagsasayawan ngayon, mga kaibigan. At matatapos na po ang ating live. Maraming salamat, no? Once again, no? Na talagang natutuwa ako, guys, na sinasamahan niyo ako. Kahit andito lang tayo sa online, sinasamahan niyo po rin ako, no? Sana po ipatuloy niyo po akong susuportahan. Para po ito sa ating bayan, para sa mga Duterte, para kay Pastor Kibuloy. Ito pong channel, guys, ay para po sa ating lahat. Okay, nagpapasalamat kami. Siyempre, pag wala kayo, wala din tayong channel. Di ba? Kaya nagpapasalamat po kami. Palagi po kami nagpapasalamat sa inyo. Lalo na po yung mga viewers, mga listeners, mga subscribers, ha? Yung mga hindi pa nagsubscribe dyan, beke naman! Ayan, si Dante Yasay, go, 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 Tatay Diggs. Si Maribik Nanlabi, idol, parehas tayong March. Oy, March ka rin, Maribik Nanlabi. Ang dami palang March. Renzi, good evening, Sir Foodinet. Ayan, si Elizabeth Magsigan, natulog ang mga buzzer. Ang mga basher, natulog na yata. Si J.R. Conde, tapusin pa ang kahibangan ng mga Marcos. Rolando Betito at Sara Duterte, PRD forever, we love you. Renzi Berta Galban, God bless, make a love, shout out. Teresita Lim, we love the 30 forever. Elizabeth Magsikan, napahiya ang mga trolls. Peng, yeye, yan, thank you, mabuti naman matapos maayos ang ligtas. Oo, natapos po, guys, ang rally na ligtas at mapayapa po. O, di ba? Wala pong gulo, mga kaibigan, no? Pasalamat po tayo sa Panginoon na wala pong gulong nangyari. Peaceful po, safety lahat. O, di ba? Rolando Betito, ayan, Virginia Gregorio, huwag magmadali, lalabas din ang katotohanan sa mga ginagawa ng mga Marcos. Pag napuno na ang salop, kakalusin na yan. Yes, Renzi, Chrissy Brooks, good evening, Megalab, shoutout. Jomar, Dando, mabuhay ka tatay, Beauty Galban, Renzi, good evening, Megalab, shoutout. Ayan po mga kaibigan, no, papasalamat po tayo sa lahat ng mga bumubuo po ng SMNI. Maraming salamat po SMNI, no, at least. Kahit wala pong mga mainstream media, guys, andyan po ang SMNI, naghahatid po ng tamang balita at naghahatid po sila ng tamang impormasyon para sa ating lahat. Kaya maraming salamat po SMNI at maraming salamat po sa mga host ng SMNI. No? Marami sila, hindi natin masyadong ano. Ang kilala ko lang dyan, si Admar, si Brother Franco, sila si sino ba yun? Si
si JJ, no? Ayan, si MJ Mondejar. Sila yung babae, no? Magaling din yung babae. Yung sa laban kasama ang bayan, no? Si Ka-Eric, no? Andyan, si Ka-Eric, Lauren Badoy. Pasalamat po tayo, mga kaibigan. Sa lahat po ng mga speakers, no? Lalo na po si Attorney Panelo, Attorney Harry Roque, no? Papasalamat po tayo, guys, di ba? Pasalamatan po natin si Sandra Cam, mga kaibigan. Grabe po. Grabe pa sabong. Sila si Ka-Motok, no? Ka-Peter Motok. Ayan. Oy, Peng, maraming salamat sa inyong 320 yen. Domo, arigato gozaimashita. Ayan. May nagpalipad pa, mga kaibigan. Dagdag po sa pangkape natin. Ayan, guys. Masaya pa rin sila. Ang pagtatapos po ng prayer rally sa Liwasang Bonifacio ay natapos po ng mapayapa at walang gulong nangyari. Maraming salamat sa ating Panginoon na talagang binigyan po tayo ng magandang panahon, guys, sa pinaka-finale ng prayer rally po. Kanina umulan eh. Di ba? Kanina umulan. Ang lakas pa nga ng ulan eh. Pero saglit lang, mga kaibigan. Oh, di ba? Kasi po, blessing yun. Yan. Yun yung pakingan. Hello? Mega love shout out. Yes, antay lang po tayo sa tamang panahon. Mismo po si Pangulong Duterte na po ang nagsabi. Antayin natin ang tamang panahon. Huwag po tayong manggulo. Huwag po tayong magmamadali. Darating din yan. Ha? Mismo ha? Mismo si Tatay Digong na po ang nagsalita. Yes, Sonia Condo, mag-antay lang po tayo. May kasunod yan. Rolando Betito, ayan. Gilbert De Leon, Jun Lapunete, yan na mo. Ayun, si Ina Mortel. Yan, si Ina Mortel. Gilbert De Leon, Tatay Digong, Beate Galban, thank you, sir. Pudinet, sa live updates, God bless you. Always see you tomorrow. Oh, back to normal na tayo tomorrow, ha? Wala nang live. Back to normal na tayo, wala na pong rally, ha? Oh, back to normal na tayo bukas, meron po tayong live. Same time, ha? Kita-kiss po tayo bukas sa 1:30 p.m. at sa gabi naman 8:30 p.m. Yan po ang schedule natin ng live. Araw-araw po ang live natin, guys. Siyempre except Sunday. Eh siyempre pahinga pag Sunday. Ayan, Gilbert De Leon, naiyak puso ko. Kala ngayon ang Pilipinas. Make a love shoutout VMR Vlog, Rolando Petito. Ayan, Gilbert De Leon, Virginia Gregorio, God bless us all. Dante Yasay, Aya Mortel Boss, yun ang laban kasama ang bayan na beautiful lady. Yes. Tama po, no? Aline Colette, ayan, Gilbert De Leon, Beto Galban, Rolando Petito, make a love shoutout Chrissy Brooks, Sir Fudiwa. What will happen to Kibuloy soon? Chrissy Brooks, kanina po sa camera, meron na naman siyang na-contempt na naman po si Kibuloy sa camera kanina. Chrissy Brooks, habang umaandar po yung kaso sa Senado or sa camera, ang pinakamaganda na lang sigurong gawin dyan, kasi ako, Chrissy Brooks, hindi ko talaga alam kung anong mangyayari kay Pastor Kibuloy, no? Pero, kung gusto talaga nilang kasuhan si Kibuloy, gusto nilang malaman ang kasalanan ni Kibuloy, dumiretso na lang sana sila sa korte. Yun lang masasabi ko dyan, Chrissy Brooks. Dumiretso na kayo sa korte. Lahat po tayo nagsasabi, lahat po ng mga abogado, yan po ang sinasabi, guys. Kasi si Attorney Panelo, Attorney Harry Roque, yan po ang, isa lang po ang sinisigaw nila, guys. Idiretso nyo na sa korte para wala ng problema. Huwag nyo nang ipadaan dyan sa Senado. Huwag nyo nang idaan sa Kamara. Kasi, yung mga yan, may mga agenda yan eh. Diba? May mga agenda yung mga yan. May mga plano yan. Guguluhin lang nila ang buhay ni Pastor. Yan lang po masasabi ko, guys. Hindi po natin alam kung anong mangyayari kay Pastor. Basta ang para sa akin lang, kung talagang gusto nilang malaman ang katotohanan, go to court. O, file a case. Ganun lang po ang masasabi ko. J.R. Conde, ayan. Oh, wala pong pulboron, wala. Wala pong video ko, wala pong pulboron video. Akala ko, meron. Sabi kasi ni Sandra kami. Wala pong pulboron, guys, wala. Josefina Gayanilo, ayan, thanks God everyone, say. Robert Torres, 28, magandang gabi, Sir Foodinet. Gilbert De Leon, walang iwanan. Gilbert De Leon, God bless you. Pastor Kibuloy. Jonaris Mahilom YouTube channel. Wow, yan ang tunay na pagkakaisa, God bless us all. Mara Valdez, bakit kasi pumunta pa si Pastor
alam na natin ang mangyayari. Yes, tama po, Marabal din, hindi po dapat siya pumunta doon. Ayan. Ayan, Gilbert De Leon, ayan, mabait ka ba Sir Foodie? Celso Facundo, ayan, Jimmy. Sabi ni Celso Facundo, mabait ka ba Sir Foodie? Siyempre mabait ako. Alam mo sabihin ko, masama ako. Ito naman si Celso Facundo. Jimmy Gandingan, sige lang, God bless us all. Ayan. Emeliana Alarcon, mabuhay kayo. Tatay Digong, ayan po, nagkakantahan po sila guys. Nawawala po ang kanilang connection, kanina pa yan eh, no? Kanina pa nawawala eh. Alam mo yung kanina, nawala din tayo eh. Di ba? Pangalawang live na nga to. Bigla po tayong naputol guys, no? Talagang gumagawa sila ng paraan na maistorbo po yung rally, no? Kasi kanina guys, ilang beses po nawala ang live nila eh. Parang naghahang, tapos biglang naglo-loading, tapos biglang nawawala. Di ba kanina, no? Ayan. O, Jimmy Gandingan, sige lang, God bless us all. Emeliana Alarcon, mabuhay kayo, Tatay Digong. Yolanda Buna, listen to Harry Roque, no need sa magpunta dyan sa Senate. Congress, hindi na dyan siya pwede i-expedite. Ayan. Berta Galvan, 1.2 likes. Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan, beke naman. Extradition po, yan, Yolanda Buna. Oh, tama po yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Pakinggan po natin si Attorney Harry Roque. Yolanda Buna, extradite, I mean. Johnny R. Miraflor, Mr. Foodinet, watching from Mandaue City, Cebu, Philippines. Ayan, mga taga Mandaue, oh, Cebu City, oh. Si Johnny R. Miraflor, mega love shoutout sa iyo dyan. Michael Agsulio, ayan. Ayan po, nagkakantahan po sila, guys. Nagsasayahan po sila. J.R. Conde, guys, ingat kayo lahat sa pag-uwi ninyo. God bless. Ayan po. Tuloy-tuloy lang po ang ating live, mga kaibigan. Maya-maya po, matatapos na po tayo, guys, no? So, mga gusto pang humabol dyan, habol-habol lang kayo. Habol-habol lang, guys, ha? Yung mga gusto pa pong magtuslok-tuslok dyan, may mga bagong dating, baka pwede po kayo magtuslok para lang po sa channel natin. Yan si Lynn Colette, mabuhay si Tatay Digong. Johnny R. Miraflor, salamat sa Diyos, Ama. Ayan. Oh, marami pong tao, guys. Ayan, kita nyo naman kung gaano po dinagsa po ang pinakahuling araw ng prayer rally para kay Pastor Kibuloy. Dinagsa po ng maraming tao. Naku, grabe. Parang hindi mahulugan ng karayom, oh. Grabe talaga. Napaka-energetic nila, di ba? Kanina pa yan. Kanina pa yan, guys. Napaka-energetic po nila. Wala po silang, ano, no? Wala pong dull moment itong mga to. Grabe pong support nila, guys. Kaya nagpapasalamat po tayo sa kingdom, no? Maraming salamat po sa ating napaka-galing na Pastor Kibuloy sa kanyang napaka-organisado, no? Organisado na rally or prayer rally. Very disciplined po, no? Yung disiplina po ng kanyang mga followers, grabe. Talagang ang dami pong bumilib, guys. Napaka-disciplined, napaka-organized na prayer rally. Marami na sasabi po, guys, na ngayon lang sila nakakita ng prayer rally or rally or protest rally na napaka-disiplina po. Kasi karamihan, guys, pag mga rally, di ba, burara? Di ba, nagtatapo ng mga basura, sinisira yung mga gamit. Pero ito, guys, itong prayer rally na to or itong protesta rally na to, napakalinis, disiplina, at very organized. Ang ganda, di ba? Aniceto Villaver, salamat din sa live ko, Sir Foodie. Napahanga mo ngayon, andito pa kami sa live mo. Shoutout na lang kay sa akong gwapa nga asawa nga si Rosaline Villaver. Mabuhay ka, Sir Foodie. Oy, gwapa nga asawa ni ko, ano, ni Aniceto Villaver, oh. Ay, gwapa, kagwapa ng asawa. Mega love shoutout sa iyo, Rosaline Villaver. Ayan po. Yolanda Bona, Mr. Foodinet, news kanina, nagre-reklamo ang mga witness ni Virus, hindi daw nabayaran ng 100k each daw. Nabigla lang daw sila. Grabe. Ibang klase naman yan, Yolanda Bona. Nagre-reklamo na daw yung mga witness ni ano ni Virus, hindi daw binayaran ng 100k. Nako, nagre-reklamo na. Sabi na nga ba eh. Elizabeth Bagsikan, salamat guys. Ayan, tuloy-tuloy lang ito mga kaibigan. 100k pala bayan sa mga witness ni ano ha? Ni Virus? Sus, Maria Joseph. Pinagpalit nila sa 100k yung prinsipyo nila. Napaka-cheap naman nila. Ayan, Elizabeth Bagsikan, walang kapaguran sila. Live na live sila, yes.
Alive na alive, no? Alive na alive sila, mga kaibigan. Walang kapaguran po. Ayan, Mario Rubio, sayang lang hindi ako naka-cover ng mainstream media. Yan, wow, yay, yay, paguran. I love you, Tatay Digong, my president. Ayan po. Nagsasayawan pa rin sila, guys. Inaantay lang tayo kung, inaantay ko lang kung meron pa bang mag-speech. Puro mukhang wala na mag-speech eh. Kasi tapos na po si Tatay Digong, guys eh. Malamang yun na talaga yung pinaka-last. Labas na ang truth. Ayan po, mga kaibigan, so maraming salamat po once again, no, sa lahat po na subscribe. Lahat po, guys, ha, maraming salamat. Dito na po tayo nagtatapos. Bukas po, meron po tayong live. Kung wala kayong gagawin, wala kayong mga engagement, wala kayong mga lakad, no, magkita-kita tayo muli bukas sa ating original or live, sa ating normal na schedule. Okay? Maraming salamat po sa lahat po na subscribe sa amin. Maraming salamat po sa mga hindi pa po na subscribe. Please subscribe, comment, like, at pag-hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos, mga kaibigan. Peace! Bye-bye! Ingat po tayong lahat, guys, ha? Ayan, boss! Pasko na muna. God bless watching from Houston, si Joe Reyes. Ayan, si William Motin. Ayan, si J.R. Conde. Ganun talaga ang mga anak. Diyos, walang kapaguran. Ayan po. Ayan, mga kaibigan, no? Gilbert De Leon, maklose ka na ba? Wait ng Jover Boards, Chrissy Brooks. Miss na miss nila ang speech ni PRD.